ano nga ba ang gagawin mo kapag yung sarili mong buhay ay kinokontrol ng ibang tao? Magiging maganda ba ito sa paningin mo o magiging masama ang dating sa'yo? Dati, crush ni Rowena si Connor Ortega. He was her friend, her hero, her guardian. Ngunit bigla ay naging kontrabida na ang tingin niya rito nang halos kontrolin na nito ang buhay niya. Gusto niyang masakal sa mga pakikialam nito. Isa na lang ang gusto niya ngayon, ang makawala sa kontrol nito. The problem was, nasa kontrol din nito ang minana niya mula sa kanyang lolo. And after that unforgettable night sa Villa Diamond, lalo lang siya nakulong sa hawla ni Connor. Inalok siya nito ng kasal, ngunit tinanggihan ni Rowena. Hanggang magkasundo sila sa isang bargain, ngunit mabigat ang kondisyon nito at parang gusto na niyang umurong sa bargain. At nang malaman niyang may ibang babae itong balak pakasalan, sumisigaw ng protesta ang puso ni Rowena. In the first place, gusto ba talaga niyang makalaya kay Connor? Halos paliparin ni Connor ang kanyang sasakyan sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Kailangan niya makarating agad sa ospital. Ayon sa tawag na natanggap niya sa opisina, ay inatake sa puso ang 62 anyos na si Senyor Jaime Arroyo. No, hindi pa siya dapat mamatay. 6 years ago, 19 lamang siya noon nang sabay na masawi ang kanyang mga magulang. Sakay na isang private plane ng mga ito na bumagsak sa dagat at mula noon ay si Senyor Jaime na ang naging sandalan niya, emotionally and business-wise. Kasyosyo ito ng lolo at daddy niya sa lumber business. Malaki ang utang na loob ng kanyang ama kay Senyor Jaime. Ito ang nagturo sa daddy niya ng lahat ng tungkol sa laging business na nagpayaman sa kanyang ama. Hindi siya nahirapan tanggapin ang pagkawala ng kanyang mga magulang dahil kay Senyor Jaime. Naipagpatuloy niya ang negosyo ng daddy niya sa tulong ng matanda. Ito na rin ang nagsilbing ama at lolo sa kanya. Hindi niya alam kung premonition na matatawag ang mga sinabi nito sa kanya nang magkausap sila kagabi. Matanda na ako, Connor. Pakramdam ko, malapit na ako magretiro sa mundo. I can say na nagawa ko ng lahat sa buhay ko. Ang iniisip ko na lang ay si Rowena. Si Rowena. May lungkot siyang nararamdaman ng maalala ang dalagita. Si Rowena ay apo ni Senyor Jaime. Namatay sa panganganak ang ina nito. Ang ama naman nito na kaisa-isang anak ng senyor ay nasawi ng barilin na lalaking karibal nito sa babaeng nililigawan. 6 na taon pa lamang si Rowena noon. Kapag nawala ako, mag-iisa na ang apo ko. Kawawa naman siya. Ikaw nang bahala sa kanya, ha, Connor? Senyor Jaime, hindi niyo kailangang ibilin sa akin si Rowena. Ang lakas-lakas niyo pa. Sa tingin ko, aabutan niyo pang mga apo niyo sa tuhod. Sana nga, iho. Pero wala nakakaalam kung hanggang kailan ang misyon natin dito sa mundo. Halimbawa, may mangyari sa akin. Mapapanatag lang ang kalooban ko kung mayroong isang taong alam kong titingin kay Rowena. Isang taong alam kong mapagkakatiwalaan ko't pagmamalasakitan siya. May papangako ba sa akin yun, ha, Connor? Napilitan na lang siyang tumango. Take good care of her. Nang makarating siya sa ospital, halos takbuhin niya ang emergency room. Naabutan niyang kasalukuyang pinagkakaguluhan ng mga nurses si Senyor Jaime. Napapikit siya ng mariin. Wala na ang mabait na matanda. Ikaw nang bahala kay Rowena. Rowena is only 12 years old and he was only 25. Hindi ganun kadali sa kanya ang maging guardian ng isang makulit at matigas na ulong dalagita. Ngunit nagbitaw siya ng pangako kay Senyor Jaime. Puno ng tensyon ang paligid. Nasa ibaba ng bundok ang mga mamamayan na si Chumiranda. At nakapagtatakang pinangungunahan iyon na isang magandang babaeng nasa kasukdulan ng pagbubuntis. Marahil ang nasa 20 hanggang 23 ang edad. Hindi kami aalis dito kahit na anong gawin niyo. Mamamatay na lang kami rito bago niyo magawa ang pagtutroso. Malakas na banta nito. Nasaksihan ni Connor ang lahat ng iyon. Nasa loob siya ng kanyang Land Cruiser. Bukas ang mga bintana nun kaya kitang kita at dinig na dinig niya ang lahat ng pangyayari. Mayamay lumapit si Cardo sa kanya. Boss, anong gagawin natin? Mukhang palaban ng mga taga rito. Naiiling na bumaba si Connor ng sasakyan. Isinot niya ang malapad na sombrero. Nakaputing long sleeve polo siya na nakapaloob sa denim pants at nakaboots na itim. Kalmadong inarap niya ang ilanda ang residente ng Sitio Miranda. Hawak niya ang isang dokumento. Bakit kailangan umabot pa tayo sa ganito, mga kaibigan? Malakas na sabi niya sa mga nagpoprotestang tao. Dahil dito na kami tumanda, ang paanan ng bundok na ito ang naging tahanan namin. Nabubuhay kami dahil sa bundok na yan, sabi ng isang lalaki.
Nariyan ang mga pananim namin. Pero may permit kami mula sa munisipyo para magtroso sa lugar na ito. Paliwanag ni Connor na iwinigayway pa ang permit na nakuha niya sa munisipyo. Dahil tinapalan niya ng pera ang mga tao sa munisipyo. Wala naman talagang imposible kapag ang pera at impluwensya niyo pinagana niyo eh. Buong tapang na sabi ng magandang buntis. Nagiging legal kahit ang bawal. Nabibili ang karapatang sirain ng kalikasan at alisan ng tahanan at ikinabubuhay ang mga katulad naming nananahimik dito. Hindi namin kayo gustong alisan ng tirahan at ikinabubuhay. Mananatili kayo rito sa paanan ng bundok. Pero maapektuhan ng mga pananim namin sa gagawin niyo. Marami ring umaasa sa pangangahoy at paggawa ng uling na mawawala ng ikibubuhay kapag kinalbo niya ang bundok na ito. Maigting na katawiran nito. Binantayan namin ang bundok na ito sa loob ng mahabang panahon. Magmula pa sa mga ninuno namin, kapag sinimulan niya itong trosohin, unti-unti na itong makakalbo. At malamang na mangyari ang tulad ng nangyari sa Ormoc. Isang malakas na bagyo at pagbaha lamang ay maaari nang walisin ang mga bahay rito sa paanan ng bundok. Katuwiran naman ang pinakapinuno ng grupo. Nagkatingin na sina Connor at Cardo. Hindi ba talaga kayo maaaring pakiusapan? Malapit nang mapuno ang pagtitimpin niya. Mapapatay niyo muna kami bago niyo matutrosohan ang bundok na yan. Matapang na hamon ng magandang buntis. Pasensya na kayo mga kaibigan. Pero pare-pareho natin gustong mabuhay. Wala kayo sa lugar para pagbawalan kami. Napigil niyo na kami noong isang araw. Hindi na kami papayag na harangin niyo pa kami ngayon. Kalmado pero may paninindigang sabi ni Connor. Mabuti pa hong paraanin niyo na kami para hindi na tayo magkasakitan. Hindi kami papayag! Sigaw ng magandang buntis na gigil na gigil sa galit. Nagkapit-pisig ang mga tao at humarang sa kanilang daraanan. Lumapit si Cardo sa mga ito at itinulak-tulak ang mga lalaking nasa unahan. Sige, subukan niyo kami saktan! Sigaw ng magandang buntis. Nag-aalala siya para sa nasabing babae. Nilapitan niya ito. Misis, huwag ka na makigulo rito. Baka masaktan ka lang. Isipin mo na lang ang kalagayan mo. Kung ayaw niyo talagang may masaktan, kung may konsensya kayo, hindi niyo ipipilit ang pagtutroso niyo rito. Pero, hindi niya natapos ang sasabihin. Nagsimula na ang kumusyon. Pinagbabato ng mga residente ang mga tauhan ni Connor. Kaya napilitan si Cardo na tawagin ang mga naka-standby na backup police para kontrolin ang sitwasyon. Ngunit mahirap nang awatin ang gulo, nagkainitan na ang magkabilang grupo. Tumigil kayo! Sigaw ng isang pulis. Subalit na hindi magsitigil ang dalawang grupo na nagkakainitan ay nag-warning shot ang pulis. Sa halip na tumigil ay lalo sinugod ng mga taga-Sitio Miranda ang mga pulis at tauhan ni Connor. Hanggang putok na naman ang umalingaw-ngaw. Tumigil ang ilan, ngunit isang malakas na tili ang nagpalingon kay Connor. Diyos ko, tulungan niyo ako, Sinelia! Napahumindig si Connor na makitang duguan ng magandang buntis. Tinamaan ito ng bala. Humahangos na pumasok si Rowena sa employee's entrance ng Robinson's Galleria. Malamang na mapapagalitan na naman ako ni Ma'am Neto. Ang hirap talaga ng hindi sanay sa ganitong buhay. Kailangan magkumahog sa umaga. Makipagsiksikan sa bus mula sa Roosevelt Avenue hanggang sa Ortigas. Tumayo mula alas 10 hanggang alas 8 ng gabi. Pansamantala lang naman ako sa trabahong ito. Pangungunsuelo niya sa sarili. Mas gusto na niya ang ganito. Mahirap pero kailangan makipagsabayan sa saagos ng mga taong nakikipaghabulan sa oras. Malayo naman siyang kumilos at malayang gawin ang gusto niya. Pagbalik ni na Doris mula sa Spain, sasama na ako sa grupo nila. At matutupad na ang pangarap ko maging internationally known fashion model. Magmomodelo ako ng obra maestra ng mga world-acclaimed fashion designers. Pangarap na niya iyon mula pagkabata. Late ka na naman, Lena! Napahinto siya sa paghakbang papunta sa counter kung saan siya naka-assign. Boses pa lamang na store supervisor nila ay nanginginig na siya. Sorry, ma'am. Ang hirap kasing sumakay. Namumuro ka na! Isang-isa ka na lang, maghahanap ka na ng ibang trabaho. Inis siya sa 47 anyos na supervisor nila. Pero sabi niya sa sarili, isang buwan lang naman niya pagtsatsagaang makita ang pagmumukha nito. Bagay na bagay sa kanya ang pangalan niyang Miss De Leon. Para siyang Leon, bukod dito ay may isa pa siyang taong pinagngingit-ngitan. Kung hindi dahil sa Connor na yon, hindi ko kailangang tiisin ito. Hindi ka bagay sa ganitong trabaho eh. Patuloy pa rin ni Miss De Leon habang nakayuko siya. Dapat sa'yo, manager, para pwede kang pumasok kahit anong oras na gusto mo.
Sa isip niya ay inuhulog na niya ito sa pugad ng mga buwaya. Nakasimangot tuloy siya ng pumuesto na sa counter. Lunes na lunes, sira ang araw niya. Kung hindi talaga nahihiya na ako makikain at makitira ng libre kina Becky, naisip niyang habang sinisimulang ayusin ang mga crystal figurines sa kanyang pwesto. Sales lady siya ng crafts and crystals sa Robinson's Galleria. Sa tanang buhay niya ay hindi niya na-imagine na sarili sa ganoong trabaho. Pero ubos na ang perang dala niya, kaya naisip niya magtrabaho sa tindahang iyon ng tiyahe ni Becky. Total, pagdating naman ng boyfriend niya si Bernard, mula sa States, hindi na niya kailangan magtrabaho. Abala siya sa pag-aayos ng mga displays nang may matanaw siyang sukat ikalaki ng kanyang mga mata. At tall and familiar figure na pumasok sa craft and crystals at ngayon ay palapit sa kinaroroonan niya. Magtatago sana siya ngunit parang sa lawi ng mga mata ni Connor Ortega, matalas, mahirap iwasan. May panic na sumagitsit sa kanyang buong pagkatao at sa pagkatarantan niya, hindi sinasadyang nabitawan niya ang hawak na mamahaling crystal figurine. Nabasag yun! Ano na naman yan, Lena? Nagmistula siyang estatwa sa kanyang kinatatayuan dahil sa pagkakatitig ng palapit na si Connor. Diyos ko! Hindi mo ba alam na isa ito sa pinakamamahaling koleksyon na galing pa sa Czechoslovakia? Singhal ni Miss De Leon sa kanya. Baka kulang pa ang kalahating buwang sweldo mo para mabayaran ito. Magkano ba yung item na nabasag? Tanong ng authoritative na tinig na naghatid ng iba yung kilabot sa katawan niya. Napalingon ang may edad na supervisor kay Connor at napatunga nga ito sa binatang kumukuha ng pera mula sa wallet. Hindi na nito nakuhang magsalita. Tila na malikmata ito. Ah, excuse me mister, pero itong empleyado kong nakabasag ng figurine. Wala naman kayong kasalanan. Accidents could happen anywhere, anytime, at unfair naman sigurong ibayad niya ang kalahating buwang pinaghirapan niya para lang sa isang pirasang figurine. So please accept this. Alanganin pa si Miss De Leon, ngunit kinuha ni Connor ang kamay nito at inilagay roon ang dalawang malutong na 1,000 peso bill. Would that cover the damage, madam? Kitang-kita ni Rowan ang panginginig ng kamay ng masungit nilang supervisor. Ano ang sinabi ng mga teenagers na nagsusun sa Venezuelan actor na si Fernando Carrillo sa nakikita niyang pagka-mesmerize nito kay Connor? Pero mister, si Lena ang dapat magbayad nito. Lena? Nagtataka at nagtatanong ang mga tingin ni Connor nang bumaling sa kanya. Please accept that. Total hindi naman iba sa akin itong si Lena. Pagkaway sabi nito, makahulugan tumaas ang isang sulok ng bibig nito. O sige, kung ipinipilit niyo Mr. Connor Ortega. At nakipagkamay ito kay Miss De Leon. Connor Ortega, what a name. Masarap sa pandinig. Bagay na bagay sa personality na may-ari. Sandali lang at susuklian kita, Mr. Ortega. Isang matamis na ngiti ang iniwan nito sa binata. No need. Please keep the change. Sagot ni Connor. Paano nga pala kayo nagkakilala nitong Selena? Tanong ulit ng may edad na babae na hanggang tay nga ang ngiti. Ah, she's my family friend. I see. Ani Miss De Leon na nagpapapungay pa ng mga mata. Pagkaway lumipat ang pansin nito kay Rowena. O Lena, asikasuhin mo na muna si Mr. Ortega. Huwag ka mag-daydreaming dyan. But she was not daydreaming. She was still in shock sa muli nilang pagkikita ni Connor. Inintay lamang niya makatalikod ang masungit na supervisor bago niya sitahin ang binata. Anong ginagawa mo rito? Mahina ngunit maraming tanong ni Rowena dito. Hindi ba dapat ako ang magtanong niyan sa'yo? Anong ginagawa mo sa lugar na ito? At anong ginagawa mo sa sarili mo? Hindi ba obvious na sales lady ako rito? Nakikita ko nga, anong kalokohan itong pumasok sa isip mo? Parang kulang na lang ay saklitin siya nito sa leeg at buhating palabas ng tindahang iyon. Go away! Nagtatagi sa mga bagang nasabi niya rito. And please, leave me alone. Hayaan mo na ako. It is the last thing that I'll do, ang pabayaan ka. Why can't you leave me alone, Connor? You know what? I hate the very sight and sound of you. You can't get away from me, little pussycat. Ngingising-ngising sagot nito na nakatukod ang siko sa glass counter. Bawal kami istorbohin dito habang nasa oras ng trabaho. Paiwas na sabi ni Rowena at akmang tatalikod. Ngunit maagap siyang itong napigil sa braso. Tinignan niya ang kamay nitong pumipigil sa braso niya at tinignan niya ito ng matalim. Don't touch me! This is my life! Pabayaan mo na akong gawin ang anumang gusto ko! Galit na sabi niya sabay bawi sa braso niyang hawak nito. Customer din ako, Lena. Lena, ha? Pinilit nitong sabihin sa kalmanting tono.
Nagpalingalinga ito sa paligid. May mga customers nang pumapasok doon. Kailangan mo pang gumamit ng alias o ibang pangalan para lang hindi kita masundan? Kapag hindi ka umalis in the next 30 seconds, isusumbong kita sa store manager. Itinataboy mo bang isang customer? Pagkaway pumormal ito. Pwede bang makita ang angel na may harp? Ereregalo ko lang sa isang kaibigan. Dala ng inis ay nagpakawala siya ng buntong hininga. Mukhang determinado si Connor na mabawi siya. Alam niyang bibili ito. Wala itong hindi kayang bilhin. At 34, mayaman na ito. May timber business, pinakamalaking furniture company na nag-i-export. Not to mention ang malawak na palaisdaan at bangus farm nito sa Pangasinan. Nakasimangot na iniabot ni Rowena rito ang itinuturo nito. I'll buy it. Paki-gift wrap. Lagyan mo na rin ang card. Kumuha siya ng cash voucher. Nakaingos na nag-prepare siya ng invoice para sa item na binili nito. Pakisulat na rin sa card ang pangalan na pagbibigyan ko. For Miss Little Pussycat. Napaangat at tingin ni Rowena sa mukha nito sa lubong ng mga kilay na tiningnan niya ito. Siya lamang ang tinatawag nito na Little Pussycat. Noong 13 years old lang siya, alam din ito na ang hilig niyang mag-collect ng mga angel figurines. That's for you. Isama mo na sa collections mo. Thanks, but no thanks. Nagsasayang ka lang ng pera mo. Matigas niya sabi sa kapadarag na pinirma ng invoice na ginawa niya. Pagkaway tumalikod siya para iabot yun sa cashier. Kung paraan man yun ni Connor upang suyuin siya, titiyakin niya masasayang lang ang effort nito. Hindi na siya papayag na muli nitong makontrol ang buhay niya. Never again. Heto nang binili mo. Thank you. And please, don't come back again. Sabi niya kay Connor matapos iabot dito ang binili at ang sukli nito. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama, Rowena. Damn you, Connor! Ano pa ba talagang kailangan mo sa akin? Will you stop this foolishness and go home, Rowena? You have no hold on me now. I am free now. Hindi siya dapat magpadaig sa determinasyon nito. You'll never be free from me, Rowena. Mula lang mamatay si Senyor Jaime, naging responsibilidad na kita. And what a peerless guardian you turn out to be. Sarcastic kung sabi niya. Pero nakapag-decide na ako. I want to make my life on my own. I'm caring 21. Alam ko na kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Oh, are you sure alam ang ginagawa mo? Iniwan mo masarap na buhay mo para lang magtrabaho rito samantalang hindi mo kailangan gawin ito? May mga iniwang kabuhayan sa'yo ang lolo mo na nasa kontrol mo. Makukuha mo ang mga yun when you reach 25. That means, mahigit 4 taon pang ikaw ang kokontrol sa buhay ko. No way! Matagal ko nang gusto makawala sa'yo, Connor. I want my independence. Yung walang nakikialam sa bawat gagawin ko. At kung sino mga tao sasamahan ko. You're acting like an obstinate child, Rowena. Stop calling me Rowena. Kapag nalaman nila nagtatago ako sa ibang identity, baka patalsikin nila ako. Bakit ka matatakot? Kung totoo si kaya mong bilhin ng store na ito sa iniwang kabuhayan sa'yo ng lolo mo. Mas gusto ko ng ganitong buhay. Mahirap pero malayo sa'yo. Hihintayin ko na lang mag-25 ako para makuha ko ng mga mamanahin ko na binili ni Lolo sa kontrol mo. Hindi ako makakapayag na gawin mo ito sa buhay mo, Rowena. Go back to your senses. Finish your course. Pagkatapos, tulungan mo na ako sa pamamahalan ng Omega Timber. That's our company. I'm sure our partnership would click business, Eve. Would click business-wise? Yan pang isang dahilan kaya umalis ako sa close mo. Lahat na lang ipinapakialaman mo. Pati ang ambisyon ko. Dahil sa tingin ko yun mas makakabuti sa'yo. Ano bang meron sa pagmumodelo? The glamour? The applause? The travels around the world? Walang nina sa pagmumodelo, Rowena. Wala ka ng pakialam. Pinagpaalam na kita sa may-ari. No! Kahit nakalad ka rin mo ko, hindi ako sasama sa'yo. Okay, aalis na ako, Rowena. But bear this in mind. Ngayong nakita na kita, sisiguraduhin ko may babalik kita sa bahay niyo. Mahina ngunit maigting na banta nito. Gustong manginig ng kanyang kalamnan sa galit habang sinusundan ng tingin ang nakatalikod ng si Connor, hindi pala ganun kadaling takasan ng tulad nito. Nang maulila si Rowena, ang lolo Jaime niya ang naging lakas niya. Pero nang mawala rin ito, sinalo siya ni Connor bago siya matumba kahit hindi sila magkaano-ano. Bilang pagtanaw raw nito sa mga kabutihan ng lolo niya rito, 12 years old siya noon, 25 naman si Connor, she like him before, at aminado si Rowena. Kung wala siguro ito, naging mahirap para sa kanya ang pag-iisa dahil nasa ibang bansa ang halos lahat ng malapit na kamag-anak niya. Ito ang namahala sa finances niya bilang kasosyo ng lolo niya sa Omega Timber at isang pinagkakatiwalaang kaibigan.
Nakasaad sa last will and testament ng lolo niya na ito ang magiging pansamantalang administrador ng mga ari-ariang iniwan ng abuelo niya sa kanya. Ipinagpatuloy nitong i-provide sa kanya ang komportabling buhay, ang luhong ibinigay sa kanya ng lolo niya. Ngunit nang maging ganap na dalaga siya ay kontrabida na ang tingin niya rito. Magkatabi lamang ang bahay nila sa isang subdivision sa Valenzuela, kaya bawat kilos ni Rowena ay halos nababantayan nito. Naramdaman niya ang pagiging mahigpit ni Connor, naging overprotective super pakialamero ito, kaya naisip niya mag-al sa balutan para makatakas sa pakikialam nito. Mahirap man dahil nawala ang 20,000 na monthly allowance niya, mula rito ay niyakap niya ang bagong buhay. Ang importante ay walang makikialam at magbabawal sa kanya. Maghapon siyang nawala sa kanyang konsentrasyon sa trabaho dahil sa pagkikita nila ni Connor. Muntik pa nga siyang makabasa gulit ng isa pang item. "Nakita mo na si Connor Ortega na wala ka na sa sarili mo, Lena?" Singhal na naman sa kanya ni Miss De Leon. "Kung sa bagay kahit ako, na mesmerize ng gwapong lalaking yun, binata pa ba siya? Pero malamang na may girlfriend na siya, no? Sayang, ngayon lang kami nagkakilala at nahuli siyang ipinanganak." Maging ang kasamahan niyang si Pauline ay hindi nakaligtas sa virus na kung tawagin ay Connor. Kinulit na rin siya nito nang magkasabay silang mag-lunch. "Sino ngayong gwapong yun, Lena?" Alam niyang si Connor ang tinutukoy nito dahil alam niyang may magnetong taglay ang personalidad nito lalo sa mga babae. "Hindi ka pala marunong kumilates ng tunay na gwapo? She's gorgeous. Kahit nakatalikod ay halatang gwapo. Ipakilala mo naman ako." "Si Lahis yun. Huwag mo nang pag-ilusyonan." "Ano? Baka ayaw mo lang maagaw siya ng iba?" "Ayoko na lalaking mas matured sa akin. Yun yung ideal age na masarap maging boyfriend. Matured, aalagaan ka at poprotektahan. Ipapamper ka niya like a baby." "Ipapamper like a baby?" Ginawa na yun ni Connor sa kanya. Masarap sa una, ngunit nang lumaon ay nasakal na siya. "Huwag na natin siya pag-usapan, Pauline." Napatunga nga ito sa kanya habang ginuway ang kinagat na lumpiang Shanghai. Ipinagpasalamat ni Rowena na natapos na ang working day na iyon. Kailangan makauwi na siya. Nag-aalala siyang baka balikan pa siya roon ni Connor at piliting sumama rito. Kilalang kilala niya ito. Alam niyang lahat ng sinasabi nito ay pinaninindigan. Paninindigang mahirap baliin. Isa siguro yung sa mga katangian nito na naging tuntunan nito para maging isang maitaguyod ang Omega Timber Company. Nasaksihan ni Rowena ang tatag ng personalidad nito, ang determinasyon sa bawat desisyon at ang katiyakan sa bawat hakbang nito sa pagdaraan ng mga panahong sinubaybayan siya nito gaya ng bilin ng kanyang lolo Jaime. Malapit lang ang bahay ni na Becky na tinitirhan niya sa Robinson's Galleria. Kapag kahirapan ng pagsakay, naglalakad na lamang siya. Bagay na hindi niya ginagawa noon. May sarili siyang kotse pero hindi na siya hinayaan ni Connor na mag-drive na mag-isa. Mula nang lumampas na siya sa curfew niya at mabangga iyon na minsang imaneho ni Bernard. Nang maramdaman niyang tila may sasakyang umaagapay sa paglalakad niya, hindi siya kinabahan dahil marami namang naglalakad. Tuloy lang si Rowena sa mabilis na paglalakad. Ngunit nagtaka pa siya na magpatiuna ang kotse sa kanya at huminto upang harangan ang daraanan niya. Nang makilala niya ang nagmamaneho, ay pumihit siya para tumakbo. Subalit mas mabilis si Connor, nahagip nito ang strap ng kanyang bag. "We have to talk," anito. "Ayoko na makipag-usap sa'yo, kaya lubayan mo na ako. Sasama ka sa akin ng maayos o gusto mong ulitin ko yung ginawa ko kapag pinairal mong katigasan ng ulo mo." Naalarma si Rowena at biglang bumalik sa isip niyang eksena ng parusahan siya ni Connor matapos niyang pairalin ng katigasan ng ulo niya. Kung kaya't nang hawakan siya nito sa siko at igiya pabalik sa kotse nito ay walang kibong nagpatianod na siya. "Bakit kailangan lumayas ka, Rowena?" "Bakit?" ulit niya sa tanong. Dumating na sa puntong hindi na sila magkasundo dahil naiirita na si Rowena sa nasasakal na mga patakarang inilatag nito sa kanya bilang guardian nito. Hindi niya makakalimutan ang pangyayaring iyon na nagsimula ng pagre-rebelde niya kay Connor. Flashback. "Sinusubukan mo ba talaga ako, ha, Rowena?" Tima mga bagang nito. Agad siya nitong hinawakan sa braso. "Let's go home. Uuwi ako kung kailan ko gusto. Uuwi ka na naglalakad o gusto mong buhatin kita? Bakit ba ang KJ mo? At bakit di ba ang kulit mo? Hindi ba sinabi ko na sa'yo huwag kang sasama sa grupo ni na Bernard Nicolas? Hindi siya magandang impluensya, Rowena. Tingnan mo na lang ang family background niya. Sangkot sa isang syndicate ang daddy niya. Nakakulong din sa bawal na gamot ang kapatid niya. I have the right to enjoy. Saka hindi naman kita tatay, ah. Bakit pinagbabawalan mo ako sa mga bagay na gusto kong gawin?" "Like what?
Pagsira sa buhay mo? Alkohol? Barkadang maluluwag ang tornilyo sa ulo? Look at yourself! Para ka sanggol na walang lampin. Tila nasusoklam na hinagod nito ang katawan niyang natatakpan lamang ng bikini. And what do you expect? Swimming party to eh. Alam nga namang mag-gown ako. Papiloso pong asik ni Rowena. Sa bahay na tayo mag-usap, sabi nito habang hinuhubad ang jacket nito. Saka yung ibinalabal sa katawan niya. I am not going with you. Tanggi niya saka isinauli rito ang jacket. Don't try my patience, Rowena. Kung alam ko lang na kukontrolin mong buhay ko, mabuti pang pinabayaan mo na lang ako ng maulila ako. Nakita mo na kung anong tinuturo sa'yo ng barkada mo. Hindi ka na talaga dapat magtagal sa company nila. Halika na. Kailangan kong company nila. Kapatid ni Bernard si Doris Nicolas na nag-scout sa akin para maging fashion model. Magsisimula ng training ko pagbalik ng grupo nila from Italy. Akmang hahawakan ni Connor ang kamay niya para hilayan siya papunta sa kotse nito. Ngunit tumalikod siya at umakmang babalik na sa loob ng bakuran ni na Bernard. Subalit nakaharang din ito kaagad sa daraanan niya. Leave me alone! Dahil sa lakas ng boses niya ay natawag ang pansin ng ilang bisita na nasa gilid ng swimming pool. Nagmamadaling lumapit si Bernard, ang nagsisilbing host ng party. Anong problema rito? Tanong nito sa aroganting paraan. Hinaharas ka ba niya, babes? Pinauuwi na niya ako. Huwag mong pilitin ang ayaw pang umuwi, pare. Alam mo bang pinapatay rito mga KJ? Hindi ikaw ang kailangan ko, Totoy. At huwag mo akong tinatakot. Kaya ka tantirisin pero hindi ako pumapatol sa mga katulad mong uhugin pa. Kahit gulat ay kalmado ang pagsasalita ni Connor na nagpausok sa tainga ni Bernard. Nilingon nito ang mga barkadang lagi nakabuntot dito. Oops, huwag kayo magkakamali ng kilos kung ayaw niyong isa-isa kayong pulutin sa pool. Nakangiting banta ni Connor. Kapag minalas-malas pa kayo, sa kulungan ang bagsak niyo dahil alam ko ang likaw ng mga bitukan niyo. At halos hilahin na nito si Rowena habang mahigpit na hawak sa kaliwang braso. Ngunit nagpumigla siya. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi ka pala sasama ha? At sa isang mabilis na pagkilos ay walang kahirap-hirap na nabuhat siya ni Connor na parang isang sako ng bigas. Galit na galit niya itong pinagbababayo sa likod. End of flashback. Paano mong nalaman kung nasaan ako? Paasik niyang tanong kay Connor habang sakay sila ng kotse nito. I have my way of finding you. Kahit siguro saan ka magpunta, masusundan at makikita kita. Bakit may inaaksay mo pang oras mo sa akin? Hindi pag-aaksayan ng oras ang pag-aayos ng buhay ng isang taong hindi nakakakita ng katuwiran. Umismid na lamang si Rowena. Maya-maya ay pumasok ang kotse sa driveway ng isang restaurant sa pasong tamo. Pagbaba ni Connor ay umikot ito sa panig niya upang buksan ang pinto para sa kanya. Iginiya siya nito sa loob. Romantic ang ambience ng lugar dahil dim light at hindi gaanong maingay. Para bang lahat ng naroon ay nagtungo roon para magpalitan ng sweet nothings. Iced tea lang ang in-order niya at kahit subdued ang liwanag sa paligid ay nakita niya kung paanong tumiim ang anyo ni Connor. Bakit ba pinapahirapan mo ko, Rowena? What do you really want? My independence. Pabayaan mo ko sa mga gusto kong gawin. I love Bernard at gusto kong maging modelo. Bata pa lang ako'y fascinated na ako sa ganung profesyon. Anong mangyayari sa pagmumodelo mo? May business na iniwan ng lolo mo. Wala akong kahilig-hilig sa business. Hindi ang buhay sa opisina parang kahon ang gusto ko. Kaya huwag mo akong pilitin. Half-sister na Bernard, si Doris Nicolas na may-ari ng modeling agency na nag-i-scout sa'yo. Ayoko magkaroon ka na kaugnayan sa pamilyang yun. Hindi ba't kailan lang ay nahold sa airport ang isa nilang model dahil nahulihan ang pinagbabawal na gamot? Paninira lang yung sa mga kalaban ng daddy ni Bernard sa politika at na-frame up lang ang kuya niya. Hindi sila masamang impluwensya katulad na sinasabi mo. Paano kung saktan ka lang ni Bernard? You're vulnerable. Madali kang matangay. Madaling lukuhin. Buhay ko ito, Connor. Hindi porke binili na ako ni Lolo sa'yo. Pwede mo na patakbuhin ang buhay ko. I'm not one of your prized possessions. Hindi na ikaw yung 12-year-old na binili sa akin ni Senior Jaime. But you haven't matured yet. Gaya na ina-expect ko. Palibhasa na sanay kang nasa iyo ang lahat ng pangangailangan mo nang walang hirap. Isinusumbat mo bang binigay mo lahat ng kailangan ko? Pero naman ang lolo kong ginagastos mo ah. Hindi ko sinusumbat sa'yo yun, Rowena. O baka naman isinusumbat mo yung mga pagtingin-tingin mo sa akin. Yung mga panahong inaasikaso mo ko sa tuwing magkakasakit ako. Yung time na pinasok na magnanakaw ang bahay ko at dahil doon ay ilang buwan ako sa bahay mo natutulog na ikaw ang busy sa mga importanteng events sa buhay ko. Katulad ng birthday ko, debut at graduation. Hindi ko naman hiniling na gawin mo mga yun ah.
You sound so ungrateful, my little pussycat. I'm not your little pussycat. Lower your voice, Rowena. Mabuti pa'y kumain na tayo para makauwi na tayo. Sasama lang ako sa iyo pagbabalik sa bahay kung pababayaan mo na lang akong gawin ang gusto ko. Isang matalim na tingin ang ibinigin nito sa kanya. Pwede siguro when you reach 25. Baka mas mature at mas rational ka na pagdating sa panahong yun. Wala rin nagawa si Rowena na ihatid siya ni Connor sa bahay nila. Kahit na ibalik mo na ako rito, paulit-ulit akong aalis. Padabog na sabi niya habang papasok sila sa bahay. Gusto niya ipakita sa binata ang paghihimagsik ng kalooban niya. Kung mag-iisip ka lang mabuti, you will realize na ginagawa ko to para sa kabutihan mo. Pinoprotektahan lang kita. But you're overdoing it? Pasigaw na baling ni Rowena rito bago pa siya makahakbang sa unang baitang. Pati ang mga taong pinapakasamahan ko, kinukontra mo. Huwag mong ipagmaktol ang pagkontra ko kay Bernard. I was just trying to open your eyes. He's not the man for you. At sino ka naman para sabihin sa akin kung sinong lalaking dapat sa akin? He loves me and I love him. Well then, forget him. Hindi na kayo magkikita. Sa Villa Diamond ka na mag-i-stay. Hindi ka na niya basta masusundan doon. Damn you, you brute! Hindi mo ako pwedeng ikulong sa golden cage mo. Gagawin kong gusto kong gawin. At para malaman mo, sasama na ako sa kanya. Makikipag-live-in na ako sa kanya pagbalik niya from New York. Pagkasabi noon ay patakbo niya ng binaybay ang hagdan. Ngunit bago pa niya nailak ang pinto ng kanyang kwarto, ay naitulak na iyon ni Connor na sumunod pala sa kanya. Mag-usap nga tayo ng matino. Nakakatakot ang paggagalawan ng muscles na mukha nito. Ayoko makipag-usap sa iyo. Ano na nga yung sinasabi mo kanina? Makikipag-live-in ka na kay Bernard? Kaya ka pala umalis dito, hinihintay mo lang siyang bumalik at sasama ka na sa kanya? Halos umusok sa galit ang inong nito at noon lamang niya ito nakitang nagalit ng ganoon. Alam niya lagi itong nakokontrol ang galit nito. Maging nang mahuli siya nitong magbabarkada sa isang cocktail bar na naninigarilyo at umiinom. Pagkatapos iyon ang graduation ball nila noong high school, galit na galit si Connor at sa galit nito ay mara siyang nahila papunta sa kotse nito. Ngunit kinabukasan na nagising siya ay sumalubong sa kanyang isang basket na assorted ang laman ng prutas, chocolates at may bulaklak sa gitna at isang maliit na image ng angel na yari sa porcelain na nasa gitna rin. Pero sa pagkakataong ito, pakaramdam ni Rowena ay nasagad na ang pagtitimpi ni Connor. Ikinabigla niya ng husto ang sumunod na kilos nito. Mara siya nitong sinaklit sa baywang at siniil ng halik sa mga labi. Shucks! Pakiramdam ni Rowena ay tumakas ang lahat ng kanyang lakas. Dahil sa mahigpit na yakap nito sa katawan niyang nagnistulang papel sa loob ng matitigas na bisig nito. Naging malapit siya kay Connor bilang kaibigan ng Lolo Jaime niya, but she had never been this close to him at hindi niya na-imagine na ganito pala kalakas ang epekto ng maging ganito kalapit kay Connor Ortega. Itutulak sana niya ito ngunit may kung anong kapangyarihang tila pumipigil sa balak niyang gawin. Nakakabaliw ang sensasyong ipinapakilala sa kanya ng kapangahasan ni Connor. At hindi niya akalaing mararamdaman niya ang mga iyon sa loob ng mga bisig nito. Aware siya sa pagiging gorgeous nito, sa mga babaeng dumating at umalis sa buhay nito. Sa mga babaeng halos maghubad na sa harapan nito, mapansin lang nito. In fact, may kaunti siyang crush dito noong nagsisimula na siyang magdalaga. Pero nawala iyong parang bula ng maging pakialamero ito sa bawat gawin niya. Umaakto itong guardian niya, bagamat hindi pa naman ito papasang tatay niya. Ano na ba yung 13 years age gap nila? Ngunit ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon na hinagkan siya nito, nabuhay ang munting crush ni Rowena rito. Hindi na siya nagprotesta. Sa halip, para siyang robot na nagsunod-sunuran sa galaw ng katawan nito. Gusto ng buong kamalayan niya ang sensasyong inihahatid ng mga halik at yakap nito. Nang halos kapwa kinakapos na sila ng hininga, ay pinalaya nito ang mga labi niya. You brute! Why did you kiss me? Nagagalit-galit ang sabi ni Rowena upang isave ang sarili sa pagkapahiya. Itinulak niya ito. I want you to teach a lesson, little pussycat. Makahulog ang sabi ni Connor sa kadahan-dahang igini ang katawan niya palapit sa kama at bago pa siya makapagprotesta ay naihiga na siya nito sa kama kasama ng katawan nito dahil nakayakap pa rin ang mga kamay nito sa kanyang baywang. And that night, she learned the utmost lesson a woman could learn from a gorgeous man like Connor. This time, he taught her lesson, but not as a guardian who protected her, but as a man who possessed her. Connor, shh, relax, pussycat.
Anas nito nang itapat ang isang daliri sa mga labi niya at sinundan iyon ng halik na nagpapingid sa lahat ng kanyang tanong, sa lahat ng kanyang protesta at pagtutol. She struggled. Pinilit niyang makawala sa ilalim ni Connor. Ngunit walang laban ang lakas ni Rowena. Para na lamang siyang tuyong dahong tinangay at pinaglaruan ng hangin sa ilalim ng makapangyarihang mga labi. Bisig at buong pagkatao nito. Isang lalaking akala niya ay kilala na niya. Hindi pa pala. Not after that night na ipinadama nito kung gaano kasarap ang maging babae. Hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Dahil nang magising si Rowena sa pagtama ng sikat ng araw sa mukha niya at makita niyang puting kumot lang ang nakatakip sa kanyang katawan, alam niyang totoo ang namagitan sa kanila ni Connor. He was an expert lover. Hindi naman siya talagang sinaktan nito. Parang ang ingat na ingat itong masaktan siya. Mistula siyang pigoring anghel na ingat itong mabasag siya. And he made sure na matamis ang kanyang unang karanasan. Pero malinaw na sinabi nitong gusto lamang siyang turuan ng leksyon kaya nito ginawa iyon. Hindi niya akalaing ganun pala ito magparusa. O ginawa nito iyon para masigurong hindi na niya maitutuloy ang planong pakikipag-live-in kay Bernard. Bumangon ng galit sa dibdib ni Rowena. Talagang ikinukulong siya ni Connor sa hawla nito. Pero hindi siya papayag. Kung inakala niya makokontrol niya ang buhay ko dahil sa nangyari, nagkakamali siya. I hated him more. Mabilis siya nakabuo ng desisyon. Aalis siya. Matapos sa mabilis niyang pagsishower at na makapagbihis ay kinuha niya ang isa pang malaking bag at pinuno iyon ng iba pa niyang damit. May kumatok. Nang hindi siya sumagot, kusang bumukas ang pinto. At bago pa siya makabawi, mumungad na roon si Connor. Anong kalokohan niyan, Rowena? Aalis na ako ng tuluyan at hindi na babalik. Para makipag-live-in kay Bernard? It's none of your damn business. It's my damn business, Rowena. Sige, iimpake mo na mga damit mo. I am sending you to Villa Diamond. No! Halos pasigaw na protesta niya. Ngunit mabilis na siya nitong nahila patungo sa sasakyan. Kahit anong pagpupumiglas at pagtutungayaw niya ay nawalan lang ng saysay. Tahimik na lamang siyang umiiyak habang tinatakbo na sasakyan nila ang kahabaan ng Coastal Road patungong Villa Diamond o mas kilala sa tawag na Villa Diamond Island Village. Luha iyon ng inis, ng pagngingit-ngit. Tahimik na nag-drive si Connor. Manakan-nakan tiningnan siya nito. Alam niya may iba itong iniisip. Nahihiya ba ito sa ginawa nito ng nagdaang gabi? Kung pwede ko lang buhayin si Lolo, susumbatan ko siya kung bakit sa iyo pa niya ako binilin at ipinamahala ang finances ko. Bakit hindi na lang kay Yaya Ida? Hindi sa minamaliit niya si Yaya Ida. Pero bukod sa nakakabit sa Omega ang malaking parte ng minana mo, walang alam si Yaya Ida sa paghawak ng finances mo. Ang alam lang nun ay paghanda ka ng pagkain mo at ayusin ang kailangan mo. At natatakot kang i-pull out ko ang share ko sa Omega Timber, kaya ganun na lang ang higpit ng hawak mo sa buhay ko. Alam kong 50% ang iniwan share ni Lolo roon dahil siyang nagtayo ng Omega. Kung babawiin mo 50% share ng Lolo mo, that would be fine with me. Matatag ang Omega. It will survive. Tugon nito. And I have other businesses. Hindi ko ikakatakot ang downfall ng Omega. Kung hindi mo naman pala kailangan magkaroon ng hold sa akin para sa Omega, bakit mo ginawa ang ginawa mo kagabi? Nakaramdam siya ng hiya pagkasabi noon. Matagal bago ito nakasagot. I'm sorry, Rowena. Apologetic at malumanay na sabi ni Connor. Sorry? Sorry lang? Pagkatapos ng ginawa mo, sorry lang? Ang ibig bang sabihin ay hindi nito ginustong ginawa? You're saying sorry. Just sorry. Ganun lang? I don't know what to say, Rowena. I'm asking for your apology dahil naging brute ako ng gabing yun. Alam ko hindi ko dapat ginawa yun. I've been stupid for taking advantage. I can't accept your apology. Anong gusto mong gawin ko para patawarin mo ko? Let me live my own life. Stop meddling habang patuloy ang pagbibigay mo ng allowance ko. Para malaya ka na makipag-live-in kay Bernard? Wala ka na pakialam doon. Habang ganyan ang klase ng mentality at maturity na ipinagmamalaki mo, hindi ako titigil sa pakikialam sa buhay mo. I hate you, Connor! Nagpupuyos ang loob niya. Thank you. You brute! Angil niya. Sabihin mo nang gusto mong sabihin. Bahala ka. Nang makarating sila sa Villa Diamond ay nagtuloy kaagad siya sa guest room. Ilang beses na rin siyang naisama ni Connor doon matapos itong makabili ng sariling villa roon. Gustong gusto niya ang lugar, subalit ngayon ay natatakpan ng galit niya rito ang kagandahan ng Villa Diamond. Matagal siya nagkulong sa kwarto. Nang katukin siya ng katiwalang si Aling Julia para kumain na hindi siya lumabas,
Si Connor naman ang kumakatok pagkalipas ng ilang sandali. Kung ayaw mo lumabas para kumain, here's your food. Diyan ka na kumain kung gusto mo. Sabi nito mula sa labas ng pinto. Hindi ako nagugutom. Don't akas maiyaya. Hindi bagay sa'yo. Malakas niyang sabi. Open up. Ipapasok ko lang itong pagkain mo. I said, hindi ako nagugutom. Ngunit maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok si Connor. May dala itong tray ng pagkain. Napaatras si Rowena sa headboard ng kama. Porke ba bahay mo to? Pwede kang basta na lang pumasok dito. Guest room ito. At bigyan mo naman ako ng privacy bilang bisita mo. Sa halip na magmukmuk ka, why don't you just enjoy your stay here? Anito habang ipinapatong ang tray sa misitang nasa sulok. Bakit? Hanggang kailan mo ba ako balak ikulong dito? Hanggat hindi ka kumikilos na parang isang 21-year-old woman. At hanggat hindi mo nakakalimutan si Bernard. Yun lang at lumabas na ito ng kwarto. Hindi niya ginalaw ang pagkaing iniwan ni Connor. Sa halip, ginugol niya ang mga oras sa paglalaro ng computer games. Pagkalipas na mahigit 2 oras, ay saka lamang siya lumabas ng silid. Magsiswimming na lamang siya sa malinaw na beach ng Villa Diamond kaysa magmukmuk. Nadaanan niya si Connor sa lawn. May kausap ito sa cellphone. Saan ka pupunta, Rowena? Tanong nito na saglit inilay ang cellphone sa tainga. Sa beach. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako dadaan sa dagat para makataka sa'yo. I've been decided to enjoy my stay here. Tutal, tinangay-tangay mo na ako rito. Paasik niyang sagot. Nakita niyang dumilim ang mukha nito. Ngunit wala siyang panahong bigyang pansin pa ang inis nito. Mas naiinis siya. Marami-rami rin tao sa beach. May isang grupong nagkakatuwaan. Tila may barbecue party. Maraming gwapo sa Villa Diamond. Yun ang napansin niya sa ilang ulit na pagpunta niya roon. Bawal bang pangit sa paraisong ito? Para ba ang lahat na nakatera doon ay kandidato na isang pageant for males? Bukod pa sa katotohan ng ang mga nakatera doon ay pulos mayayaman. Prominent people from politics, showbiz and the business world. Palusong na si Rowena sa malinaw na tubig nang may lumapit na isang gwapong lalaki sa kanya. Mistiso ito, matangkad at mamula-mula ang balat nito. Muntik nang kumawala ang O sa kanyang bibig nang mapansin ang pino at kulot na balahibong gumagapang sa dibdib nito pababa sa pusod. May ganito ba sa dibdib si Connor? Hindi niya maalala dahil sa panlalaban niya rito ng gabing iyon at nang tingalain niya ang gwapong mukha ng lalaki ay lalo siyang tila na malikmata. The man had a pair of blue eyes na nagbigay sa kanya ng hinalang hindi ito Filipino. Swimming alone? Nakangiting tanong nito. Yeah, I happen to be alone too. My girlfriend was here an hour ago. Your girlfriend? Yeah, nag-walk out siya dahil nagkatampuhan kami. Marunong pala siya mag-Tagalog. Feel am siguro siya. By the way, I'm Prince. I have a villa in Ali too. I'm Rowena. I'm staying at Villa in Ali 1. Nakipag-handshake siya rito. Akala ko kanina foreigner ka. Half Filipino, half American ako. Filipino ang father ko. But you grew up here? Magaling ka mag-Tagalog eh. Yeah, but after high school, my parents decided that I continue my studies in the States. Sa Boston? You know what? Ang bahay namin ay katabi ng bahay ng mga Aquinos, Ninoy, and Cory. When my father died, bumalik na ako rito. And that was 4 years ago. Habang nagkakwento si Prince, panay ang muntong hininga ni Rowena. Nakakamalikmata kasi ang ganda ng mga mata nito. Ngunit parang tukso sumingit sa kanyang imahinasyon ang itsura ni Connor. Erase, erase! Tahimik na sabi niya sa sarili. Maya-maya pa ay kasabay na niya nagsuswimming si Prince. Friendly at easygoing ang binata. Salamat sa presensya nito at pansamantala niyang nakalimutan ang inis niya kay Connor. Madilim na nang matanaw niya si Connor na palapit sa beach. Nakijoin ito sa pagsiswimming nila. Kilala pala nito si Prince. Sinusundan mo ba ako kaya ka nagpunta sa beach? Tanong ni Rowena rito nang makabalik na sila sa villa nito. Bakit? Iniisip mo nakikipagkilala na naman ako sa mga taong sinasabi mong masamang impluensya? Sa pagkakaalam ko, secured ang lugar na ito at puro disenteng tao ang nakatera dito. Except you. Stop it, Rowena. Magbihis ka na at ipahanda ako ng dinner. O nag-aalala kang malunod ako? Hindi ko dapat nakalimutang ikaw nga pala ang overprotective and super concerned guardian ko. Hindi mo ako kaaway, Rowena. Kaya don't treat me like one. Sumunod ako ron dahil gusto ko yung mag-swimming. Naka-ismid at padabog na umakyat na siya sa hagdan. Sa halip na sumabay kay Connor para mag-dinner, nagpahatid na lamang siya ng pagkain kay Aling Julia sa kwarto niya. Iinisin kita ng iinisin, Connor, para kusa mo akong bitawan. Ginising siya kinabukasan ng pagtunog ng kanyang cellphone.
Babes, this is Bernard. Natuwa si Rowena na marinig ang boses ng nobyo. Babes, mabuti tumawag ka. Halata sa tono niya ang excitement. Babalik na ako dyan next month. Baka kasabay ko na rin si Doris. And guess what? I have a good news for you. Dahil sa next trip nila sa Sweden, ay isasama ka na rin nila. Kaya magiging busy ka sa training for the coming months. If possible, iwasan mo maging ng kahit ilang pounds. Mas maganda sa model ang slim. Kulang na lang ay magtatatalon si Rowena sa tuwa pagkarinig sa balitang iyon. Kinabukasan ng umaga, nakasalubong niya si Aling Julia sa hagdanan. Ito ang asawa nitong si Mang Kiko ang tumatao sa villa kapag nasa Manila si Connor. Nalaman niyang dating driver ng pamilya Ortega si Mang Kiko. Umalis muna si Sir Connor, ibinilin ka niya sa akin. Lumuwas na ho siya sa Manila at hindi ako isinama. Hindi sa Maynila ang punta niya, sa Calapan. Sa Calapan? Daladala ko rito pagkatapos ay iiwan din pala ako. Ano raw ho ang gagawin niya sa Calapan? Sa pagkakaalam ko may binibisita siya roon. May binibisita? Babae kaya? Tanong ni Rowena sa isip. Pero kung babae man, eh ano ba sa kanya? Pansamantalang iniwan ni Connor si Rowena sa Villa Diamond dahil gusto niyang dalawin si Nelia. Nang huli ako magpunta roon, sabi ng nanay niya, hindi na siya halos kumakain. Masyado talaga niyang dinamdam ang nangyari sa anak niya. Ikaw pala, Connor. Itinigil ni Aling Pasing ang ginagawang pagbibilad ng mga tamalis. Nasorpresa ito nang makita siya. Kamusta ho si Nelia? Gaganon pa rin, malungkot. Walang kibo. Iniiyakan pa rin niyang nawala niyang anak. Nalungkot at nag-aalala siya. Nasaan ho siya? Naroon na naman siya sa Burol. Pupuntahan ko na lang ho siya roon. Ikaw ang bahala. Mabilis niyang narating ang lugar na tinutukoy ni Aling Pasing. Mula sa ibaba ng Burol ay natanaw na niya si Nelia. Alam niyang galit pa rin ito sa kanya at tulad ng una at pangalawang pagkakataon na dinalo niya ito ay sinumbatan at pinagtabuyan lang siya nito. Hindi niya ito masisisi na matay ang anak nito. Kabuuan na nito nang mangyari ang insidenteng iyon nang harangin ng mga residente ng Sitio Miranda ang grupo nilang naroroon para magtroso. Aksidenteng tinamaan ng barilan siya nito. Hindi na nailigtas ang anak nito. At dahil siya ang nagpapatroso sa lugar na iyon, ay siya ang unang-unang sinisi ni Nelia. Nakikirami ka pa kunwari, samantalang kasalanan mo't mga tauhan mong pagkabantay ng anak ko. Iyon ang sinalubong nito na makirami siya sa Burol ng anak nito. Nelia, walang may gusto nang nangyari. Iuwi mo na yung mga bulaklak na dala mo at hindi ko rin kailangan ng tulong mo para sa anak ko. Ayoko nalang makita pang pagbumukha mo, Connor Ortega. Napakagatlabi si Connor nang maalala kung gaano kasuklam sa kanya si Nelia. Nag-alangan tuloy siyang lumapit sa kinaroroonan nito. Sa tuwing naaalala niya ang mga panunumbat nito, kinakain ng guilt ang puso niya. Tama nga lang siguro si Nelia na siya ang sisihin sa nangyari sa anak nito. Flashback? Kamusta ho ang bata Aling Pasing? Tanong ni Connor matapos ihatid sa pinakamalapit na ospital si Nelia na hindi sinasadyang matamaan ito ng baril. Buhay siya nang ilabas pero ilang minuto lang, namatay rin siya. Malayo kasi itong ospital sa baryo namin. Umiiyak na pagbabalita ng ina ni Nelia. Oh my God! Natampal niya ang kanyang noo. Si Nelia ho, kamusta ho siya? Ligtas na siya, pero na magkamalay siya at malamang namatay ang anak niya, iyak siya ng iyak. At hindi niya matanggap ang pagkawala ng bata. Nalaman ni Connor mula kay Aling Pasing na namatay sa isang aksidente ang nobyo ni Nelia bago pa maibalita rito ng dalaga. Nabuntis ito. Sa Maynila nagtatrabaho ang boyfriend ni Nelia at dahil mahal na mahal nito ang nobyo, ituturing na lamang daw nitong isang magandang alaala ang magiging anak ng mga ito. End of flashback. Pinabigat ng guilt ang puso ni Connor mula noon. Lalo nang makita niya ang munting kabaong na pinalibutan ni Nelia ng mga bulaklak. At lalong para nadurog ang puso niya nang makita ang pagdadalamhati sa mukha nito. Bumalik siya roon para hingin ang kapatawaran nito. Gusto niyang linisin sa guilt ang kanyang puso. Baka galit pa siya, pangamba niya. Parang naramdaman nito ang presensya niya sa likuran nito kaya napalingon nito sa kinaroroonan niya. Nang makita siya ay agad na gumuhit ang galit sa maganda at bilugang mukha nito. Kamusta Nelia? Alanganin niyang tanong habang palapit dito. Nandito ka na naman. Hindi ba sinabi ko sa'yo huwag ka na babalik dito? Sita nito habang bumababa palapit sa kanya. Magpapabalik-balik ako dito until you give me your forgiveness. Paulit-ulit kong isisisi at isusumbat sa iyong pagkamatay ng anak ko. Kung hindi dahil sa kagustuhan mong magpayaman, uulitin ko, hindi ko gustong mangyari yun, Nelia. Ang gusto ko lang ngayon ay mabura ang guilt sa puso ko. Ano bang pwede kong gawin para mapatawad mo ko? Tiningnan siya nito ng matalim. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Shock siya sa mabigat na hinihiling nito.
Nang mawala sa akin si Marvin, sabi ko kaya ko yun. Tuloy ang buhay dahil may anak siyang naiwan sa akin. Excited ako sa paglabas niya. May pangalan na nga akong inihanda para sa kanya eh. Pero hindi ko siya nayakap. Nakagat nitong ibabanlabi ng maalala ang anak. Humugot siya ng buntong hininga. Kung maaari nga lang niya ibigay ang hinihiling nito, ginawa na sana niya. Hindi lang para mapagaan ang konsensya niya, kung hindi dahil unti-unti na rin itong napapalapit sa kalooban niya. Nilampasan niya si Nelia. Nilampasan siya ni Nelia. Ngunit hinabol niya ito. Nang muli siya nitong harapin, panunumbat pa rin ang nabanaag niya sa mga mata nito. Huwag ka nang babalik, dahil alam ko namang imposible mapalitan mo ang anak ko. Pagkuway, mabilis na itong tumalikod. Naiwan siyang nag-iisip habang naiiling. Kung maaari ko nang palitan ang anak mo, gagawin ko. Sinamantala ni Rowena ang pag-alis ni Connor. Pagkatapos man ng halian ay kaagad siya naghanda paalis ng Villa Diamond. Pero ibinili ni Sir na huwag kang paalisin eh. Awat ni Mang Kiko na sabihin niyang magpapahatid siya rito sa daungan na ferry. Baka mapagalitan kami. Mang Kiko, hindi ako preso rito. Saka iniwan naman niya ako eh. At huwag kayong mag-alala. Nag-iwan ako ng note para hindi kayo pagalitan noon. Ihatid niyo na ako sa pier. Kakamot-kamot ng ulong, inihanda nito ang pick-up. Eh, ayaw papigil sir eh. Paliwanag ni Aling Julia nang bumalik si Connor sa Villa Diamond kinabukasan. Inis na napubuntong hininga si Connor. Nagiging malaking konsumisyon sa kanya si Rowena. Mabuti pang hindi ko na muna siya iniwan dito. She's acting like a 16-year-old girl. 16-year-old girl? Umalingaw-ngaw iyon sa kanyang isip. Hindi. Hindi isang 16 anyos ang inangkin niya 3 nights ago. Kundi isang ganap na babae. An almost 21-year-old woman. Tahimik siya umakyat sa ikalawang palapag. Sinilip niya ang guest room. Baka sakaling may iniwang sulat doon si Rowena. Ngunit wala. Nang masulyapan niya ang kama, parang tuksong naglaro sa kanyang imahinasyon ang nakalatag na hubad na katawan ni Rowena doon. The beautiful woman she made love to. Dapat ba siya makadama ng guilt? God, ano ba yung nagawa ko? Noong una ay gusto niyang pagsisihan ang ginawa niyang kapangahasan ng gabing iyon. Nangako siya kay Senyor Jaime na puprotektahan niya si Rowena. Pagkatapos ay nagawa niya itong pagsamantalahan, subalit kapag bumabalik sa isip niya kung paano niyang inangkin si Rowena, naglalaho ang guilt na naramdaman niya. It was an experience worth remembering at hindi dapat pagsisihan. Lalaki ako. How many women had he made love to? Hindi na niya matiyak kung ilan, ngunit ang namagitan sa kanila ni Rowena ang tumingo sa isip at puso ni Connor. At parang eksena sa pelikulang, paulit-ulit na nare-rewind sa kanyang isip. Hindi niya akalaing magiging ganun katamis ang gabing iyon sa kandungan ng babaeng, kailan lamang ay isang matigas ang ulong teenager na ibinilin sa kanya ng isang mabuting kaibigan. Napakaganda ni Rowena, at hindi niya alam kung anong kapangyarihan na nagtulak sa kanya para ang kinin ito. Ngunit dalawang bagay ang natitiyak niya. It wasn't just last, at hindi niya pinilit si Rowena. Patawarin sana siya ng kaluluwa ni Senyor Jaime kung kasalanan mang may tuturing iyon. At ngayon siya lalo nanghihinayang na sisirain lang ng isang katulad ni Bernard ang isang katulad ni Rowena. Pero umalis na naman siya. Baka kay Bernard siya pumunta. Ganun na lamang ang galit niya nang lumuwas siya ng Manila at malamang pagkatapos kunin ni Rowena ang iba pa nitong personal na gamit sa bahay nito ay umalis din ito kaagad. Hindi ba tinawagan ko kayo't sinabihang huwag niyo siyang hayaang umalis? Sita ni Connor kay Yaya Ida. Agad na nag-init ang ulo niya nang malamang umalis si Rowena. Ewan ko ba sa batang yun? Ayaw papigil. At mukhang tuluyan na lumayas dahil pati ang mga alahas niya ay dinala. Shit! Connor! Bakit hindi mo nila siya pabayaan? Tutal may isip na siya. Baka masyado na siyang nasasakal kaya nagre-rebelde. Yaya Ida, hindi ko siya sinasakal. Kung nakikita ko lang na tama ang ginagawa niya sa buhay niya, bakit ko siya pakikialaman? Kaya lang sa nakikita ko, mali ang direksyon niya. Sa halip na maging katuwan ko siya sa negosyong iniwan ng lolo niya, napasama siya sa mga taong hindi niya dapat samahan. Paano kung hindi na siya bumalik? Makikita ko siya kahit saan siya magpunta, Yaya Ida. At kapag naibalik ko siya rito, sisiguraduhin kong hindi na siya aalis pa. Ngunit dalawang buwan ang nakakalipas, mula na umalis si Rowena ay hindi pa rin ito bumabalik. Malapit na magsawa si Connor sa paghahanap. Napuntahan na niya pati ang bahay ni na Bernard at ang opisina ng Doris Nicholas Modeling Agency ngunit pulos negatibo ang resulta. Hindi pa bumabalik ang babae na nagdala ng mga modelo sa Europe. Si Bernard naman ay hindi pa rin bumabalik mula sa Amerika hanggang sa makakuha siya ng impormasyon mula sa mga private detectives na inupahan niya para hanapin si Rowena. Nasa Angeles City siya, Mr. Ortega. Nakita kong palabas siya ng isang OB-GYN clinic at nasundan ko siya sa tinitirhan niya. OB-GYN clinic?
Napaangat si Connor sa kanyang kinauupuan. Bakit nagpunta si Rowena sa isang obigayni? Buntis ba siya? Heto yung address na tinitiran niya, Mr. Ortega. Kinuha niya ang puting envelope na inabot ng private investigator. Malaki ang kutob niya, buntis si Rowena. At yun ay bunga na nangyari sa kanila isang gabi. Connor! Nanlaki ang mga mata ni Rowena nang humarang sa daraanan niya ang Land Cruiser na kilalang kilala niya. Tatakbo sana siya, ngunit mabilis na nakababa ng sasakyan ng binata. Let's go home. Tapusin mo ng kalokohan mong ito. Walang kangiting-iting sabi nito nang makalapit sa kanya. Alam niya na wala na siyang magagawa para iwasan pa ito. Isa pa, sa kalagayan niya ngayon, kailangan na niyang bumalik sa kanyang bahay. Hindi muna nito pinaandar ang Land Cruiser. Matagal na naiga ang katahimikan sa pagitan nila. Iniiwas niya ang tingin dito. Sakal ka na ba talaga sa akin para paulit-ulit kang umalis sa sarili mong bahay? Para na ma-extension ng bahay mong bahay ko. Bawat galaw ko nakikita at pinapakialaman mo. And you're making my life miserable. I never intended to make anybody's life miserable. May tinasalag nito. I know that what you hate about me is the fact na pinakakialaman kita sa mga ginagawa mo. Why can't you realize na ginagawa ko yun para sa kabutihan mo? Oh, come on, Connor. Don't give me that bullshit. Pabayaan mo na lang ako sa mga gusto kong gawin. Total, more than 4 years pa bago ko makuha ang mamanahin ko. Ibigay mo lang sa akin ang parte ng share ni Lolo sa Omega. Gusto ko namang mamuhay nang walang ibang nagsasabi sa akin ang dapat kong gawin. Pag-uusapan natin yan, Rowena. Para matapos na rin ang hide and seek natin. But first, you have to tell me something. You're pregnant, aren't you? Namutla siya. Paanong nalaman ni Connor ang tungkol sa kalagayan niya? Your silence means yes, Rowena. You're pregnant. Humihingi pa rin ang kumpirmasyon ng mga mata nito. Kasalanan mo to. And I hate you for this. Bumalate na naman sa mukha niya ang galit. Gumiti ito ng makahulugan. I am not ready for this, Connor. You forced this child on me. When I found out na buntis ako, I didn't know what to do and whom to turn to. All you had to do was to turn to me. Ikaw lang naman ang takas ng takas. Ano ba talagang tinatakasan mo? Hindi mo ba alam na naiinsulto ako sa ginagawa mo? Pakaramdam ko monster ako sa paningin mo. At mali lahat ng mga ginagawa ko para sa'yo. Naiinsulto ka ba? Don't you think you only deserve it? Dahil sinira mo ng pangarap ko for giving this child to me. Kung ganyan ang dating sa'yo nun, I'm very sorry, Rowena. Sorry? Nag-init ang mukha niya pagkarinig ng salitang iyon. Do you think kayo nabuntis mo ko? Okay na, sorry? Gusto ko ngang makawala sa'yo eh. Ngayong nagpunla ka ng binhi sa katawan ko, lalo mong makokontrol ang buhay ko. And I'm beginning to believe that you did it deliberately. Sinadya mong gawin yun para mailayo na ako ng tuluyan kay Bernard at magkaroon ka ng full control sa buhay ko. Kumislap ang galit sa mukha ni Rowena. Yes, inaamin kong gusto kitang ilayo kay Bernard. Pero hindi ko ginawa ang nangyari sa atin 2 months ago dahil gusto kong magpunla ng anak sa'yo para lalo ako magkaroon ng kontrol sa buhay mo. Hindi ko intensyon. Oh God, tila naubusan nito ng sasabihin na suntok nito ang manibela. Ginawa mo yun pagkatapos sasabihin mong hindi mo intensyong mabuntis ako? Lalong kumulo ang galit niya. I've known you to be a very self-assured and matured man. Bakit ngayon pinalalabas mo hindi mo alam ang consequences na ginawa mo ng gabing yun? I didn't mean to say that, Rowena. What I'm trying to say is that ayokong isipin mong ginawa ko yun para lalo kong makontrol ang buhay mo. I hate you, Connor! You have taken my right to give myself to the man I love. You took away the fact that I am a person in my own right. Siguro nga I needed you when I was 12, pero hindi na ngayon. Stop it, Rowena. Now that you're having my child, ayusin na lamang natin ito once and for all. Paano pa maayos ang sitwasyon? Kung sa bagay, you're in control naman noon pa eh. Sige, tingnan ko ngayon kung paano mo aayusin ito. Paano mo pang aalisin ang fetus na ito sa katawan ko? Wala pa ito sa mga plano ko, Connor. Para mo na rin sinira ang buhay ko. Puno ng agony at puot na sumbat ni Rowena. This time, tiningnan na niya ito ng diretso sa mga mata. Matagal bago ito nagsalita, halatang nasaktan ito sa mga sinabi niya. We can get married. Pagkaway sabi nito na sinalubong ang mga mata niya. Get married? Gusto niyang magpahumindig. Totoo ba ang narinig ni Rowena? Inaalok siya ng kasal ni Connor? Ngunit natitigan niya ito at i-assess niya ang ekspresyon ng mukha nito. Pakaramdam niya ay galing lamang sa ilong ang pag-aalok nito ng kasal. Hindi galing sa puso. Bakit mukhang nasyak ka? Tanong nito nang hindi siya kumibo sa nakalipas na ilang minuto. Marriage bang solusyon sa problema kong ito? Wala nang iba, Rowena.
Totoong sinabi mo, para ko na rin sinira ang buhay mo kapag hindi kita pinakasalan. Gusto maglagot ng damdamin niya. Kaya lang pala siya inaalok nito ng kasal ay dahil aksidente siyang nabuntis nito. So pakakasalan mo ko para lang hindi sumama ang image mo sa ibang tao? Nakakahiya nga namang malaman ng iba na ikaw pang sumira sa buhay ko, samantalang halos siyam na taon mo kong pinotektahan. Bakit ba laging ganyan ang dating sa'yo ng mga ginagawa ko, Rowena? Sa galit ay pinasibad na nito ang sasakyan. Naalarma na siya. Minabuti niya tumahimik na lang. Wala ka ng ibang choice kung hindi ang magpakasasakan, Rowena. Maya-maya ay kalmado ng sabi nito habang nagmamaneho. Ayoko. Mahina, ngunit may determinasyon tutol ni Rowena. Magpapakasal ako sa kahit na sino, pero hindi sa'yo. Lumika ng tunog ang pagtatagis ng mga bagang nito. At anong plano mo? Kalmado man ang tinig ay halata ang galit doon. Tutal, wala pang buhay ang nasa tiyan ko. Hindi pa naman siguro malaking kasalanan kung hindi ko ito itutuloy. Biglang nagpareno si Connor. Kung wala siyang suot na seatbelt, malamang na bumalandra siya sa windshield. That absurd, Rowena. I can't believe I'm hearing it from you. You're thinking of killing the child? Kung ayaw mo maging unwed mother, bakit hindi mo tanggapin ang kasal na in-offer ko? I will marry for love, hindi dahil napilitan lang ako. Nakita niya ang paghigpit ng hawak nito sa manibela. Kung nasaktan nito sa sinabi niya, hindi niya alam. Besides, I'm not ready for this, Connor. Hindi ko pa alam kung kaya ko maging magulang sa kanya. Hindi ba mas magiging unfair ako sa kanya kung ipanganak ko siya para lang paalagaan kay Yaya Ida? Saka marami pa akong pangarap. Nakita niya nagtagis ang bagang nito. May disappointment na rumihistro sa mukha nito. Anak ko rin ang batang yan, Rowena. Kaya kung hindi ka pa handa sa pagdating niya at natatakot ka pa sa responsibilidad, ako ang aako sa lahat. Natigilan na naman si Rowena, parang bigla ay gusto niyang bawiin ang mga nasabi kanina. The truth is, ang galit lang naman niya kay Connor ang nagtulak sa kanya para sabihin iyon. Oo, noong una ay sumagi sa isip niyang uminom ng abortion pills, ngunit kinalabutan din siya sa ideyang iyon. Hindi pala niya kayang gawin iyon. Pakaramdam niya ngayon ay lalong lumitan tingin ito sa kanya. My God, you're talking about killing my unborn child? Do you think I will let you do such a thing? Kung ayaw mong tanggapin ang kasal na inaalok ko, hindi kita pipilitin. We'll just make arrangements about the child. Hindi na naman siya nakakibo. Bakit nga ba siya nakapagbitiw ng ganong mga salita? Don't ever think of abortion again. Hindi kita mapapatawad, Rowena. Kung hindi ka pa handang maging ina sa magiging anak natin, iwan mo siya sa akin pagkatapos mo siyang ipanganak. Then, ibibigay ko ang freedom na hinihingi mo. I'll never intrude in your life again. Total, napapagod na rin ako. Napatda si Rowena. Ngunit maganda sa pandinig niya ang huling mga sinabi ni Connor. Hindi na raw siya pakikialaman nito. At last, makakawala na siya sa hawla nito. Sige, payag akong iwan sa iyong bata. Alam ko namang may ibibigay mo sa kanya ang lahat. But on one condition, kukunin ko ang 25% ng shares ni Lolo Jaime sa Omega Timber. Kailangan ko ng pera para sa pamumuhay ko independently. Parang gusto nitong manuntok sa narinig. Dumilim ang mukha nito nang tila may biglang naalala. Okay, we have a deal, Rowena. Pagkuway, seryosong sabi nito. Okay, payag ako. Ibibigay ko na sa'yo ang independence na hinihingi mo, plus a big sum of money na hinihiling mo para sa pamumuhay mo independently. Basta ipanganak mo ng maayos ang bata at iiwan mo na sa'kin. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Rowena ang sinabing iyon ni Connor. Her freedom and her money. Kapalit ng batang isisilang niya. Sa wakas ay makakawala na siya sa poder nito. Ngunit may bahagi ng pagkatao niya ang tumututol sa naging kasunduan nila. Kukunin niya ang anak ko? Hindi kaya tanggalan niya ako ng karapatan sa bata? Nabigla lang yata siya sa pagpayag sa bargain ni Connor dahil gusto niyang ipadama rito ang galit niya? Bahala na. Hindi naman siya siguro aalisan ito ng karapatan sa kanyang magiging anak. Susubukan niya munang mamuhay independently. Kapag may napatunayan na siya sa kanyang sarili, napagbigyan na niya ang sariling matupad ang matagal na niyang pangarap na makilala sa buong mundo bilang supermodel at handa na siyang maging mabuting ina, maabalikan niya ang kanyang anak. Matapos niyang ihatid si Connor sa bahay niya, ay umalis din ito kaagad. Napansin niyang tila mabigat ang hakbang nito. Nakarehistro sa gwapong mukha nito ang magkahalong disappointment at galit para sa kanya. Hindi na siya napalagay sa pag-aalalang baka iniisip nito na isa siyang masamang ina, isang babaeng walang lalim ang pagkatao. Paano ba niya sasabihin dito na natatakot lang siyang magkaroon ito ng full control sa buhay niya, kaya tinanggihan niya ang alok na kasal nito? Kung naiintindihan lang sana niya ang mga pangarap ko,
Hanggang sa lumalim na ang gabi ay gising pa rin si Rowena. Paulit-ulit niyang binabalikan sa isip ang napag-usapan nila ni Connor. Tinanaw niya ang bahay nito habang nakatayo siya sa oval terrace. Noon ay plinano nila ni Yaya Ida na lumipat para malayo sa pananaw at pagkontrol nito. Ang kaso ay hindi ito pumayag. Hindi siya binigyan ito ng sapat na pera para ibili ng townhouse unit. Malamig ang simoy ng hanging panghating gabi na dumampi sa kanyang katawan. Bukas pa ang ilaw sa kwarto niya. Gising pa rin kaya siya? Nayakap niya ang sarili. Ang hanging dumadampi sa katawan niya ay parang mga halik at haplos ni Connor nang gabing angkinin siya nito. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit kailangan bumalik sa isip ko mga nangyari? Damn, I should hate him for that. And I hate him for making me pregnant. I will never intrude in your life again. Naalala niya ang sinabing iyon ng binata. She could do whatever she wanted pagkatapos niyang manganak. Pero bakit may gumuhit na kirot sa kanyang lalamunan? Naalala rin niya ang pag-aalok nito ng kasal sa kanya. Bakit hindi niya ako pinilit? Paano kung nagpapakipot lang naman ako? Napabuntong hininga si Rowena. Siguro nga, nabigla lang siya sa pag-aalok niya ng kasal sa akin o gusto lang niyang ibangon ang integrity niya sa harap ko. Nang magising siya kinabukasan at manungaw sa terrace ay natanaw niya si Connor na kausap sa lawn ang driver nitong si Mang Maning na naglilinis ng kotse. Pagkatapos niyang mag-shower at magbihis ay bumaba siya. Isang body hugging blouse at miniskirt na itim ang suot niya. Nakasalubong niya si Connor sa hagdanan. Good morning. Nakangiting bati nito sa kanya. Fresh na fresh ang itsura nito. Bagong shave at lalo itong gumwapo sa suot na white long sleeve polo na nakatupi hanggang siko at faded jeans. Mukhang bumata ito at ang forma ay parang si Cesar Montano. Anong maganda sa morning? Masungit na reaksyon ng isip niya. Gusto niyang disamulahin ang paghangang sumungaw sa kalooban niya. Admiration and hate do not intertwine, sabi niya sa sarili. Sinecheck mo ba kung nandito ako? Asik niya rito. Gusto lang kitang makausap. Huwag kang mag-alala, hindi ako bibili ng RU486 kung yan ang inaalala mo. Sabi niya habang papunta sa dining room. Sumunod dito sa kanya. Will you stop being sarcastic, Rowena? Galit na saway nito sa kanya. Natamemi siya. Tahimik na humila siya ng isang silyang nasa harap ng dining table. Gracia, ipaghain mo sila ng almusal. Utos ni Yaya Ida sa isa sa mga kusinera. Coffee lang sa akin, sabi ni Connor, saka muli siyang binalingan. Sasamahan kita ngayon sa OB-GYN para sa prenatal checkup mo at para mabigyan ka ng vitamins. Kailangan pa ba yun? Nakasimangot na tanong ni Rowena. Just to make sure na healthy ang baby at wala kang magiging problema kapag manganganak ka na. Sabi ko na nga ba, simula na naman ito. Simula ng pagkilos ko ayon sa gusto mo. You can say whatever you want para sumbatan ako, Rowena. Isa lang ang gusto ko masiguro. Ipapanganak mo ng maayos ang anak ko. Anak ko? Anak lang niya? Inis na naisa loob ni Rowena habang tinitingnan ang breakfast na inihahain ako si Nera. We have a bargain, Connor. At tutupad ako. Good. Okay, finish your breakfast at lalakad tayo. Natigilan ito na mapansin na nakalagay sa plato niya isang pirasong toasted bread na walang butter, isang pirasong sliced papaya at isang baso ng gatas na non-fat. Nagtagis ang mga bagang nito habang tinititigan siya na abala sa pagkain. Bakit ganyan lang ang breakfast mo? Ayaw mo na diet. Diet? Napataas ang boses nito sa pagkamaang. Ayokong lumaking parang barilas na katulad ng ibang buntis. Hindi ba dapat dagdagan mo pa ang pagkain to make sure na malusog ang batang lalaki sa katawan mo? Tiningnan niya ito ng masama. Pati ba naman ang dami ng pagkain isusubo niya, pakikialaman na rin ito? Katawan ko to. Ako ang nakakaalam ng dapat kong ilagay sa sikmura ko. Paasik niyang sabi. And please lang, don't spoil my breakfast. Baka umurong ang appetite ko. Okay, maghihintay na lang ako sa lawn. Halatang tinitimpi lang ang galit na nag-excuse ito at tumayo, dala ang tasa ng kape nito. Kahit hindi na makikita ay inungusan niya ito. Gwapo ka sana. Uubra ka ng action star o matini idol, kaya lang, super paka-elemero ka. Bandang alas 10 ay patungo na sila sa St. Luke's Hospital, sakay ng Land Cruiser nito. Marami siyang dinalang magazine para magkaroon siya ng dahilan na hindi kausapin si Connor. Ano bang pinagdilihan mo? Tanong nito habang nagdadrive. Wala. Nothing in particular.
Alam niya kung anong gusto nitong ipahiwatig, na willing itong ibigay ang lahat ng gusto niya para sa kanyang pagbubuntis. Marahil ay naramdaman nito na wala siya sa mood para sa isang conversation, kaya hindi na rin ito kumibo. Nag-concentrate na lamang ito sa pagmamaneho matapos buksan ng car stereo. Since this is your first baby, at karaniwan na sa mga first-time mothers to be ay maraming tanong, I would be much willing to answer your queries regarding pregnancy, Rowena. Anong doktora, matapos siya ma-check up. Napalingon si Rowena kay Connor. Nag-aalangan siya magtanong kay Doktora Ramirez dahil sa presensya ng binata. Ano ho bang mga dapat kong iwasan para hindi ako gaano lumaki, doktora? Nakita niya umarko ang mga kilay nito nang marinig ang tanong niya. Maging ang doktora ay natawa sa tanong niya. Natural lang naman na mag-gain ka ng weight sa pagbubuntis mo. But you can easily go back to your ideal shape after giving birth. I want to keep my figure as much as possible, doktora. Pagtatapat niya, muli itong nangiti. Yan ang isa sa mga fears ng first-time mother-to-be. And I can't blame you. With a husband like Mr. Ortega, I can't blame kung makadama ka ng insecurity once na mawala ang dati mong figure. Tumikim si Connor saka nag-excuse at lumabas. Naisip niyang marahil ay nakadama ito ng awkwardness sa takbo ng usapan. You're very lucky for having Mr. Ortega as your husband. He's definitely the man of every woman's dream. He's really good looking. Hindi na itago ng doktor ang paghanga kay Connor. Mabilis ang pag-react ng isip niya. A good looking beast. And definitely, he's not the man of my dreams. I hate his presence in my life. I admit, naiinggit ako sa mga babaeng naging maswerte sa kanilang mga asawa. Ako kasi hindi sinuwerte. I'm separated. Pero si Mr. Ortega, mukhang mapagmahal at maalagang mister. He's not my husband, doktora. Pagtatama ni Rowena. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Oh, I'm sorry. Boyfriend mo palang pala siya? Hindi rin, doktora. Tahas ang tanggi ni Rowena. Lalong lumalim ang pagkakagulat at pagtataka sa mukha nito. Doktora, ano bang advice ang maibibigay niyo sa akin para hindi ako mahirapan sa pagbubuntis ko? Pag-iiba niya ng topic. No need to be nervous. Just relax. Hindi mo rin kailangan matensyon habang lumalaki ang tiyan mo. As long as you obey orders and eat well, wala namang magiging problema. Pagkagaling nila sa St. Luke's ay nagtaka pa si Rowena nang ihinto ni Connor ang Land Cruiser sa parking lot ng Jade Restaurant sa Makati. Hindi ako nagugutom. Bakit pumasok pa tayo rito? Tanong niya habang inaalalayan siya nitong umupo sa harap ng pandalawahang mesa. Nagbuklat muna ito ng menu at isa-isang sinabi sa waiter ang orders nila bago siya nito hinarap at sinagot. Nakita kong kakaunti ang kinain mo kanina. Hindi ba sinabi ko na sayong ayaw mo na diet? Wala kang karapatang mag-diet. You must remember na may pinakakain ka sa loob ng katawan mo. Ayoko magmukhang elepante kapag lumaki na ang tiyan ko. Kaya nagda-diet ako. Hindi ka lalaki ng ganun. Dahil hindi naman baby elephant ang nasa tiyan mo. Pero siguro ngay magiging malaking bata yan. I came from a clan of tall people. Para pang nakakaloko ang pagkakataas ng isang sulok ng mga labi nito. Tila natutuwa pa ito sa pagiging uncomfortable niya sa pagbubuntis na iyon. What's funny? Nagsisikip ang dibdib ni Rowena sa inis. Palibhasa, hindi ikaw ang magmumukhang barilas na may dalawang legs. Ang pagkakangiti nito ay naging malutong na tawa. Natatawa ka pa? Asik niya sabay irap. You know what, Connor? I hate what you've turned me into. Being pregnant is such a beautiful experience. And to become a mother is the real essence of being a woman. Damn you to hell, Connor! Tell that to the Marines! Ang boses mo, Rowena. Paalala nito sa kanya habang lumilinga sa paligid sa pag-aalalang makatawag sila ng pansin ng ibang nasa loob ng restaurant. Nang dumating ang pagkain nila, sinikil na lamang ni Rowena ang inis na nararamdaman. Ngunit lalo siyang nagngit-ngit na makitang marami itong in order para pa itong nananadya. Masarap ang pagkain dito. Come on, huwag mong titigan na lang ang pagkain. Hindi ang kusang papasok sa bibig mo. Sabi nito, matapos humigop ng kaunting soup, hindi siya kumilos. Matalim ang tinging pinanood lamang niya ito habang kumakain. Nang makita niyang sarap na sarap ito sa pagkain, ay tila nahawa si Rowena sa appetite nito. Nagsimula siyang galawin ang pagkain. Sa una ay tumikim lang siya. Ngunit tuluyan na napukaw ang kanyang appetite nang magustuhan niya ang tinikman. At itinuloy na niya ang pagkain. See, I told you. Nangingiting sabi ni Connor habang pinagmamasdan ang magana niyang pagkain. Hayaan mo, we'll dine here more often.
Inirapan niya ito. Nanalo na naman ito. Nakapag-decide na ako, Rowena. Sa Villa Diamond ka mag-i-stay hanggang sa makapanganak ka. Pahayag ni Connor habang pauwi na sila. Sa Villa Diamond mo na naman ako ikukulong ngayon. Asik niya. Kulungan ba'ng tawag mo sa lugar na paraiso para sa iba? Bumuntong hininga siya. Sa kagustuhan niyang mainis ito ay kinukontra niya ang bawat desisyon nito kahit nagiging irrational na siya kuminsan. Ikaw rin ang pinoprotektahan ko. I offered you marriage pero ayaw mo. Mabuting doon ka muna para makaiwas ka sa chismis. Oh, nahihiya ka lang na malaman ng iba that you're not the high and mighty gentleman everyone thinks of you. Nagalawan ang mga muscles sa mukha nito. Nilingon siya nito. You always get pleasure from throwing that in my face, ha, Rowena? Hindi ako dapat nagsusunod-sunuran sa iyo ngayon if you hadn't forced yourself into my bed. Nang tapunan niya ito ng sulyap, nakita niya ang paghugos ng galit sa mukha nito. Kumibot-kibot ang mga labi nito. Halos madurog ang manibela sa higpit ng hawak nito. Gusto niyang mangiti dahil sa satisfaction na nadama niya. Yun naman talagang gusto niya ang makita na sasaktan niya ang pride ni Connor. Ganti niya yun sa ginawa nitong pagkontrol sa buhay niya at sa pagpupunla nito sa kanya ng anak na wala pa sa kanyang mga plano. Ngunit may sumingit na guilt sa kanyang damdamin na naging dahilan para makagat niya ang kanyang ibabang labi. I shouldn't have said that, mahinang sabi niya sa apologetic na tono. Don't apologize, malumani at malamig na sabi nito habang nakatuon ang mga mata sa daang tinatahak nila. Hindi kita masisisi kung masama na ang tingin mo sa akin pagkatapos ng nangyari. I was a brute for behaving as I did that night. Maybe a devil got into me. Nasabi niya yun dahil biglang pumasok sa isip niya na sumusobra na yata siya sa pag-aakusa kay Connor sa ginawa nito. In the first place, hindi naman mangyayari yun kung talagang nanlaban siya. Aminin man niya o hindi sa sarili, natangay rin siya kaya may nangyari sa kanila ng gabing iyon. Bago matapos ang linggong iyon, ay inihatid siya ni Connor sa Villa Diamond. Once or twice a week ay pupunta ako rito to check on you. Lahat ng pangangailangan mo'y kompleto na rito. More or less, 7 months ka lang naman dito. And I'm sure, hindi ka mabubor sa pag-stay mo rito sa Villa Diamond. Pagdating na pagdating niya sa villa, ay mas ginusto niya magkulong muna sa kwarto. Iniiwasan na rin niya ang pagkakaroon nila ng argumento ni Connor. Tumututol ang isang bahagi ng utak niya sa isiping sa loob ng mahigit 7 buwan ay mananatili siya sa Villa Diamond. Yes, Villa Diamond is a paradise. Pero ayaw na nga niya nang kumikilos ang ayon sa kagustuhan ni Connor, ngunit wala na siyang choice. Alam niya may katuwiran ito na doon siya maghintay ng oras ng kanyang panganganak. Para wala na siyang kailangan sagutin ng mga tanong tungkol sa kanyang pagbubuntis out of wedlock. Hapon na nang magising si Rowena, nakatulog pala siya sa pag-iisip. Baka nagugutom ka na, Rowena. Ipaghahain kita. Salubong sa kanya ni Aling Julia nang bumaba siya. Maya-maya na ho, si Connor ho. Pupunta raw siya sa Mindoro. 2 araw siya roon. Mindoro na naman? Napapadalas yata siya roon. Komento niya habang kumukuha ng maiinom sa ref. May pinupuntahan ba siya sa Mindoro? Sa pagkakaalam ko, may dinadalaw siyang babae doon. Narinig ko kasing pinagkakwentuhan nila ni Kiko ang nakilala niyang babae sa lugar na pinagtotrosohan nila. Babae? Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya nagustuhan ang nalaman. May girlfriend na kaya siya sa Mindoro? Pero kung meron, bakit niya ako inalok ng kasal? Tama palang kutob ko. Pabalat bunga lang ang pag-aalok niya sa akin ng kasal. Ano boss? Wala na kayong balak ituloy ang pagtotroso sa Sitio Miranda? Hindi mo na siguro ngayon, Tonyo, tugon ni Connor habang sakay sila ng isang pick-up na patungo sa nasabing lugar. Dahil ba sa nangyari sa anak nung Nelia? Oo, baka maulit pa yun at hindi na yun makakayanan ng konsensya ko. Eh, bakit pabalik-balik pa kayo rito? Dahil kay Nelia, naaawa ko sa kanya. Sigurado kayong awa lang yun, boss? Nanunukso ang tono ni Tonyo. Nangiti siya. To be honest with you, I like her. Malapit ang loob ko sa kanya. Hindi na niya idinagdag na hanggang doon na lang ang nararamdaman niya kay Nelia dahil may nag-iisang babae ang nakadambana sa kanyang puso at ngayon ay dinadala pa ang kanyang anak. Mukhang masama na yan, boss. Hindi kayo mag-aabala magpabalik-balik dito kung hindi kayo tinamaan sa Nelia na yun. Kung sa bagay, maganda siya. Saka matagal-tagal na rin kayong walang seryosong girlfriend. Baka siya nang tatapos sa pagkabinataan niyo. Siguro nga, lalo na ngayon kailangan ko na magiging ina sa anak ko. Pagsakay na lang niya. Anak?
Ang ibig sabihin, mauuna pa kayo magkaanak kaysa mag-asawa? Gulat na tanong nito. Muli siyang nangiti. Yeah, less than 7 months from now, lalabas ng anak ko. Kanino boss? Kay Ellen? Naku, yung mukhang gold digger ang isang yun. Ang tinutukoy ni Tonyo ay ang madalas niyang makadate noong mga nagdaang buwan. Hindi sa kanya, o hindi sa isang babaeng nasusuklam sa akin. Nakadama siya ng kirot sa dibdib pagkasabi nun. Babaeng nasusuklam sa inyo? Malabo yata yun, boss. Malabo nga, dahil tumanggi siya na alukin ko siya ng kasal. Ang mas masakit pa sa akin, pati ang batang ipinunla ko sa kanya ay parang idinadami niya sa galit niya sa akin. Kaya napagkasundoan namin ako ng magpapalaki sa bata. Marami pa kasi siyang pansariling ambisyon. She's still young. Hindi ko siya masisisi kung ayaw niya magpakasal sa akin. Sira na lang ang babaeng tatanggi sa alok na kasal na isang katulad niyo, bossing. Ano pang hahanapin niya sa inyo? Gwapo, mayaman, edukado, mabuting tao. Mukhang nagsisip-sip ka lang para mabigyan kita ng major bonus, ha? Hindi nga, boss. Hindi talaga ako makapaniwalang tumanggin pa kasal ang babaeng nabuntis niyo. I can't blame her. Kaya nga iniisip ko, tamang-tama naman masyadong dinamdam ni Nelia ang pagkawala ng anak niya. Kapag naipanganak ng anak ko, si Nelia ang gagawin kong ina. Dahil mapapatawad lang daw niya ako kapag napalitan ko ang anak niya. Ang totoo ay matagal na niyang pinag-iisipan ng bagay na yun. Kahit na nga kung siya lang ang masusunod, si Rowena pa rin ang gusto niya magiging ina ng kanyang anak at ang babaeng pakakasalan niya. Ikaw na naman. Katulad ng dati ay galit ang isinalubong sa kanya ni Nelia nang dalawin niya ito sa Sitio Miranda. Inabutan niya ito nakapangalumbaba sa balkonahe. Galit itong tumayo. Anong ginagawa mo dito? Itutuloy niyo na bang naudlot yung pagtotroso? Sige. Total, wala naman kayong pakialam kung may mga buhay na mawala basta yumaman lang kayo. Nelia, papasukin mo naman muna ang mga bisita natin. Paalala ni Aling Pasing na sumungaw sa pinto. Inabot niya sa matanda ang mga pasalubong na dala nila ni Tonyo. Huwag niyong tanggapin yan. Ano yan? Bayad at araso sa pagkawala na anak ko? Nelia, nagpapakatao naman ang mga bisita natin. Saka humihingi na siya ng tawad. Aksidente ang nangyari. Hindi niya ginusto yun. Bakit hindi mo na lamang isiping hindi talaga para sa atin ang anak mo? Dahil kung nabuhay siya, wala naman siyang amang magigisnan. Sa halip na sumagot ay tumalikod si Nelia at pumasok sa loob ng bahay. Pasensya na kayo, Connor. Hanggang ngayon kasi dinaramdam pa niya ang nangyari sa anak niya. Halos araw-araw ay dinadalaw niya ang puntod ng bata. Tipid ng umiti lang siya. Salamat nga pala dito sa mga pasalubong niyo. Pero hindi na sana kayo nag-abala pa. Ipinapospon ko muna ang pagtatroso namin dito, sabi niya nang sundan si Nelia sa sala. Inabala nito sarili sa pagkocross stitch. Nagpunta ako rito para lang makita ka. May pagtataka sa anyo nito nang salubungin ang tingin niya. Matutuwa ka na siguro kung sasabihin ko sa iyong 7 months from now ay mapapalitan ko ng anak mong nawala. Seryosong sabi niya. Ano ka mo? Maang na reaksyon nito. Hindi ako nagbibiro, Nelia. Siguro magiging masaya ka na kapag nagkaroon ka ng baby. At mapapatawad mo na siguro ako. Napapantastiko hang napatitig si Nelia sa mukha niya. She hates the sight of Connor. Pero bakit ngayon hindi pa ito bumabalik ay parang gusto niyang mainis. Siguro nga may girlfriend na siya sa Mindoro. Shit! Narito ako, his child at ang paglaki ng tiyan. Pagkatapos ibang babae ang kasama niya. Nakakainis talaga. Pangalawang gabi niya na yun sa Villa Diamond at sa halip na magmukmuk ay naglibot siya sa mga establishments na nasa loob ng Island Village. Nung una siyang magpunta sa Villa Diamond ay wala pang hotel doon. Ngayon ay meron ng 3-story hotel na under construction pa noon sa mismong bungad ng isla. Marami kasing bisitang gustong magpabalik-balik sa Villa Diamond. Lahat ng pumunta roon ay tsak na mag-aasam na bumalik dahil sa malinaw na beach, sa magandang views, sa maliit na falls at caves na nasa gilid ng bundok. Kaya marahil na desisyon ng developer nito na magtayo ng hotel. Sa unang palapag noon ay may casino, cocktail lounge at KTV bar. Matatagpuan sa ikalawa't ikatlong palapag ang suites para sa mga gustong bumisita sa Villa Diamond na wala sariling villa doon. Nagtuloy si Rowena sa casino. Maraming tao doon dahil sa tingin niya ay halos puno ng guest ang hotel. Madalas siyang naisasama ni Bernard kapag nagkakasino ito kung kaya't marunong siya kahit papaano. Sakala niya naalalang wala nga pala siyang dalang pera. Nagmasid-masid na lamang siya. Nang maisip na magmumukhang tanga lang siya roon, naisip niya lumabas na lang. Ngunit bago pa siya makalabas ay may isang tinig na lalaki
ang pumigil sa kanya. "Hi," bati nito sa kanya. Isang gwapong lalaki ang nalingunan niya. Kinailangan niya itong tingalain dahil sa mga 6-footer ito. "Gosh, who is this Georgios son of Adam? Ang ganda ng pagkakangiti nito." "I said hi," untag nito sa kanya nang mapansing natigilan siya. "Hi, Tudor here at your service." "Rowena, atas ng kagandahang asal ay nakipag-handshake siya rito. Resident ka ba na Villa Diamond or you're a guest here?" "Guest lang, pero nag-stay ako sa isang villa rito." "I see," tumatang ang pakli nito. "Napansin ko kasing patingin-tingin ka lang. Ayaw mo bang maglaro?" "Gusto sana pero..." "Hindi ka marunong?" "Marunong ng konti pero wala pala akong dalang pera. Biglaan kasi ang punta ko rito sa Villa Diamond kaya wala akong baong cash." "No problem. I can lend you some cash. Kapag nanalo ka, saka mo ibalik sa akin. Kung matalo..." "No problem. Forget it." "Forget it?" "Yeah." Pauutangin siya ng puhunan na lalaking iyon lamang niya nakilala. "A handsome, but a total stranger." May dinukot ito mula sa inner pocket ng suot nitong business coat, isang makapal na bungkus ng pera. Nagbilang ito ng tigwa 1,000 peso bill at saka inabot sa kanya. "Ah no, thanks na lang. Pero wala naman talaga akong balak magsugal. Nililibang ko lang ang sarili ko." "Come on, huwag ka nang mahiya. Consider me a friend." "Salamat na lang, pero hindi naman talaga ako mahilig magkasino." "How about dinner?" Bakit nga ba hindi? Total, ibang babae naman ang iniintindi ni Connor. Bakit hindi siya mag-entertain ng mga bagong kaibigan habang hindi pa halata ang tiyan niya? Lumipat sila ni Theodore sa cocktail lounge. May bahagi iyon na open air overlooking at malakas ang pagpasok ng hangin. Romantic ang ambience. Marami silang napag-usapan ni Theodore dahil masarap itong kausap. May sense ang mga sinasabi and a very good conversationalist. Pagkatapos ng dinner ay umorder ito ng alak. Tawa siya ng tawa dahil may sense of humor ito. Hindi niya namalaya na paglipas ng mga oras. Nagulat pa si Rowena nang mapatingin siya sa entrance ng cocktail lounge. Papasok si Connor at tila may hinahanap ang mga mata nito. At bago pa siya makaiwas, nakita na siya ng matalas na mga mata nito. "Ano ba, Connor? Nasasaktan ako!" Protesta ni Rowena dahil halos bumaon na mga daliri nito sa braso niya habang iginigiya siya patungo sa kotse nito. Nagkunwari itong hindi galit nang makijoin sa table nila ni Theodore. Ngunit hindi nagtagal ay nagpaalam na ito para sa kanilang dalawa. "Alam mo bang ginagawa mo ha? Nasa first trimester ka palang na pagbubuntis mo. Dapat magingat ka. But look what you're doing. Alak at pagpupuyat bang inireseta sa'yo ni Dr. Ramirez?" Pabalibag na isinara nito ang pinto ng kotse matapos siya makapwesto sa passenger seat. Pagkatapos ay umikot ito sa driver seat, saka padarag ding sumakay. "Or is it your way of getting rid of the child dahil ayaw mo masira ang figure mo?" "Naglilibang lang naman ako ah." "Paglilibang bang tawag mo dyan? You're killing my child, Rowena." At mabilis na nitong pinaandar ang kotse, bagamat malapit lang ang hotel sa villa nito. "Anong gusto mong gawin ko? Hintayin ang pamumulaklak na mamahaling halaman mo sa garden?" "Be sensible, Rowena. We're two rational people. Alam mo kung anong gusto kong ipaintindi sa'yo? You can do whatever you please. Huwag lang makakasama sa magiging anak ko." "Anak ko na naman. Gustong magpanting ng tainga ni Rowena. At napakadali mo magtiwala. Nakipag-dinner ka kaagad sa isang lalaki ngayon mo lang nakilala? Disenting tao si Theodore Connor. Saka kailangan ko nakausap. Nasaan ka? Iniwan mo ko rito, hindi ba? Akala ko ba ayaw mo kumakita?" Hindi siya nakaimik. Sa halip ay iniiwas niya ang tingin dito, iniba niya ang topic. "Hindi mo nilinaw sa akin na nagset ka ng mga do's and don'ts habang pinagbubuntis kong batang ito." "Wala akong sineset na ganun, Rowena." "Oo nga pala. Dalawa nga pala kami kinokontrol mo. Kaya doble ang pagdidikta mo." "Let's not argue about this again. I just hope na maintindihan mong ibig kong mangyari. Hindi ako walking incubator, Connor. I have my own feelings na dapat ikinoconsider mo." "Do not accuse me na hindi ko ikinoconsider ang feelings mo. I offered you marriage pero tinanggihan mo. Now, I'm taking all the responsibilities for the child. Inconsiderate pa ba ako matatawag?" Masama ang loob niya rito kaya nagtuloy-tuloy siya sa kanyang kwarto nang makarating sila sa villa nito. "Iniwan niya ako dito. Ngayon na naglilibang lang naman ako, nagagalit na siya. Ayaw na muna niya makita si Connor. Kahit ang totoo ay kinakain ng pangungulila rito ang puso niya." Fresh roses ang una niya nakita pag gising niya kinabukasan.
Nakapatong yun sa kanyang unan. Alam niyang galing yun kay Connor. If I know, sa garden lang niya ito kinuha. Wala namang flower shop dito sa Villa Diamond eh. Kahit naiinis siya rito, nangiti pa rin siya habang hawak ang mga roses. Napangiti pa rin siya habang hawak ang mga roses. Past 10 na ayon sa Gucci watch na suot niya. Regalo yun ni Connor noong mag-debut siya. Napapansin niya nagiging matakot siya sa tulog at nang maisip niyang dalayo ng kanyang pagbubuntis, bigla siyang napabalikwas mula sa kama. Hindi niya dapat ibigay ang hinihingi ng kanyang katawan sa pagbubuntis na iyon. Baka mamanas siya at magmukhang lumalakad na bariles. Paano na ang pangarap niyang maging international model kapag lumapad siya ng husto o kapag nagkaroon ng tahi sa kanyang tummy kung kailangan sumailalim siya sa cesarean operation? Oh no, hindi ko dapat hayaang masira ang katawan ko. Kaya matapos maghilamos at mag-toothbrush, ay nag-stretching exercise siya ng ilang minuto. Nang pagmasdan niya ang sarili sa salamin, dinaman niya ang kanyang tiyan. Sa tingin niya ay nadagdagan ng 1 inch ang kanyang waistline at may nakakapa na siya matigas na bagay sa kanyang puson. Ilang araw at linggo pa, malaki na ang tiyan niya. To be a mother is the most beautiful thing that could happen to a woman. Parang tuksong umalingaw-ngaw sa pandinig niya ang pangunsulang iyon ni Connor sa kanyang kalooban. Nang bumaba si Rowena ay nalingunan niya ito sa lanay at nasa harap ng painting paraphernalias. It's good, you sleep well. Nakangiting sabi nito habang palapit siya rito. Mukhang magandang mood nito. Ngunit ang hinihintay niya ay ang mag-apologize ito sa ginawa nito ng nagdaang gabi. Subalit wala siya narinig kahit nang makaupo na siya sa harap ng coffee table na naroon. Pero masama rin ang tulog ng tulog, lalo na kapag nasa last quarter ka na ng pregnancy. Iyon ay kung talagang ayaw mo masira ang figure mo. Napasarap lang ang tulog ko dahil nakainom ako kagabi. Habang sinasabi yun, ay nakatingin siya sa ini-sketch nito. Babae ang ini-sketch nito. Saglit na tumigil ito at nilingon siya. Nag-breakfast ka na ba? Dito na lang ako magpapaserve ng breakfast. Sinabi niya yun dahil curious siya kung sino babae ang ini-sketch nito. Tinawag nito si Aling Julia para ipahain doon ang breakfast niya. Hindi na niya inalis ang tingin sa ginagawa nito. Siya ba ang ini-sketch nito? Pero mukhang hindi dahil mahaba ang buhok ng babae. Luluwas tayo mamaya para mag-shopping. Kailangan mo ng mga maternity dress at mga gamit ng bata. Anito sa gitna ng pag-i-sketch. Maternity dress? Magsusuot ako ng maternity dress? Ano nakakagulat doon? Tanong ni Connor. I can't imagine myself wearing that dress. Masanay ka na sa mga pagbabagong darating sa buhay mo, Rowena. Natahimik siya. Nanulis ang uso niya. Saka muli ibinalik ang pansin sa iginuguhit ni Connor. Hindi ko alam na may talent ka pala sa pag-i-sketch. Actually, isa lang ito sa mga hobbies ko. Kapag stressful na ako sa dami ng trabaho, nag-i-sketch ako. Depende rin sa mood ko. Kapag inspired ako o kaya'y kapag may nakita ako magandang subject, nakikita ko na lang sarili ko na may hawak na pencil. Sino yung ini-sketch mo? Lakas loob na usisa niya. Hindi ito sumagot. Bahagyan nito inilayo ang mukha sa iginuguhit sa kayong pinagmasdan. Mukhang napakaganda ng babaeng ini-sketch mo. Dagdag ni Rowena na ang talagang pakay ay hulihin si Connor. Hindi niya alam kung bakit curious siyang malaman kung sino ang babaeng iginuguhit nito. Yeah, more than 3 months ago, I met a beautiful lady in Mindoro. She possesses a rare type of beauty, totally natural. Maganda kahit walang makeup. Napalunok si Rowena dahil nakita niya habang sinasabi nito yun ay tila nangingislap sa paghanga ang mga mata nito. Mukhang sumobrang admiration mo sa babaeng yan, kaya na-inspire kang sketch siya. Medyo. Eh bakit parang malungkot ang mukha niya? Pansin niya. Because she's not a happy woman. I can see the loneliness in her eyes at nalulungkot din ako kapag nakikita kong malungkot siya. Siya ba yung babaeng pinupuntahan mo sa Mindoro? Alam mo pala, anito nang lingunin siya. Yeah, hindi siya nalulungkot sa narinig pero lalong hindi siya natutuwa. May bahagi ng pagkatao ni Rowena ang parang hindi matanggap na may babae na nakahuli sa puso nito. Kung dati ay wala siyang pakialam kung nakikita man niyang iba-ibang babaeng kasama nito, bakit ngayon ay apektado siya? Nang dumating ang kanyang breakfast na dala ni Aling Julia, ay tinanong pa niya kung non-fat ang gatas na tinimpla nito. No, Rowena, nagpabili ako kay Aling Julia ng specially formulated milk for pregnant women. Si Connor ang sumagot. Umasim na naman ang mukha niya. Hindi lang ang mga activities niya ang idinidikta nito ngayon, kundi pati ang oras ng kanyang pagtulog ang isusuot at kakainin niya. Pineapple juice na lang, Aling Julia. Ayokong inumin yan.
sabi ni Rowena. Inilayo niya sa kanyang harapan ang basong may lamang gatas. Sa sulok ng mga mata niya, alam niya nakatingin sa kanya si Connor. At hindi lang basta tingin, o hindi matalim na tingin. Ngunit hindi niya yun pinansin. Tinarap na lamang niya ang nakakalulang pagkain, fried rice, sunny side up egg, bacon, toasted bread, at dalawang saging. Bukas na bang bitay ko? Bakit ang dami-dami naman itong breakfast ko? Ako ang may gusto niya, Norwena. Ako rin ang nag-utos kay Aling Julia na magluto ng maraming pagkain para sa'yo. Sagot ni Connor. Tinapunan niya ito ng matalim na tingin. Talagang gusto mong lumobo ako, no? Uulitin ko na naman ba sa'yo kung bakit kailangan mong kumain ng sapat at hindi yung dumadayat ka dyan? You always seem to dictate what's best for me, ha, Connor? Kung para sa'yo pagdidikta mga paalalang ginagawa ko din, by all means, think so. Pero concern ang tawag doon, Rowena. Lalo na ngayon dinadala mong anak ko. Ingis na umahon si Rowena sa kanyang kinauupuan. Rowena! Mataas na ang boses nito. Excuse me, pero nawala na ang appetite ko. Rowena! Hindi na niya binigyang pansin ang galit na pagtawag nito sa kanya. Hindi na siya 12 anyos na noon ay sinasaway nito sa tuwing magdadabog siya. Nagtuloy-tuloy siya sa kanyang kwarto at nag-lock sa kanya ibinagsak ang katawan sa kama. God! Ilang buwan pa ako maghihintay para sa ilalim na kapangyarihan ni Connor. Makalipas ang isang oras ay kinatok siya ni Connor. Rowena, luluwas tayo para mag-shopping. Tatanghaliin tayo. Leave me alone. Ayoko sumama sa'yo. Huwag kang umaktong parang bata. You're going to be a mommy soon. Damn you to hell! I said, go away! Hindi na ito sumagot hanggang sa marinig niya ang papalayong hakbang nito. Gusto niyang maiyak sa inis. Lalo siyang napupuot sa ama ng batang unti-unting lumalaki sa kanyang katawan. Wala siyang ibang gustong mangyari kung hindi ang makawala mula sa mga close nito. Ngunit tila lalo namang nananadya ang pagkakataon dahil heto siya ngayon, mananatili sa villa nito hanggang sa makapanganak siya. Ang anak ni Connor, anak na magiging pasaporte niya para makuha ang kanyang kalayaan mula rito. Napakagatlabi si Rowena. Bakit kailangan maging ganong kabigat ang kapalit para lang makuha niyang hinahangad niyang kalayaan? Bakit ang sarili pa niyang anak ang kailangan niyang isakripisyo? I hate you, indespicable arrogant brute. Nagising si Rowena nang maramdaman ng mabining paghaplo sa kanyang pisngi. Napabalikwas siya nang mamulatan si Connor. Anong ginagawa mo dito? Bahay ko to, remember? Nakaupo ito sa gilid ng kanyang kama. But this is supposed to be my room. Forgive me if I have to use my key para buksan ang kwartong ito. Kanina pa kita kinakato pero hindi ka magising-gising. Nag-alala lang ako dahil tanghali na hindi ka pa kumakain. Hindi ba ako entitled sa kahit konting privacy porque bahay mo to? Bigla ka nalang pumapasok. Paano kung nakahubad ako? Singhal niya na napaatras sa headboard at niyakap ang isang unan. Kung nakahubad ka, tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. May dapat ka pa bang ikahiya sa akin kung makikita man kitang nakahubad? You're having my child, aren't you? Parang maliit na apoy na binuhusan ng kerosene ang galit sa kanyang dibdib. Get out! Taboy ni Rowena rito. Dinalhan kita ng lunch dahil past 12 na. Itinuro nito ang service card sa gawing paanan ng kama. Ayokong kumain. Parang batang sambit niya. Kung galit ka pa rin sa akin, huwag mo idamay ang batang dinadala mo. Tinanggihan niya ito ng pasukab. Anak mo? Oo nga pala. Anak mo lang. Dahil ang tingin mo sa akin ay walking incubator. Rowena. Tila naipon ang pagtitimpi nito sa mga muscles nito sa mukha. Naningkit ang mga mata nito nang titigan siya. Tingnan mo ang ginagawa mo. Hindi ka kumikilos ng ayon sa dapat. Then kapag sinita at itinama, iisipin mong dinidiktahan kita? Hindi ka agad siya nakapag-react. Dahil kung tutuusin ay totoo naman ang mga sinasabi nito. Pero hindi niya alam kung bakit gustong-gusto niya itong iniinis. Kapag nakikita niya nagagalawan ang mga masas nito sa mukha, nakakadama si Rowena ng satisfaction. Kung paraan mo lang ito para iparamdam na hindi mo gustong pagbubuntis mong yan. Please, Rowena, spare the child. Isipin mo lahat ng gagawin may makakaapekto sa kanya. Masakit sa kanya ang sinasabi nito. Kung magsalita ito ay parang napakawalang kwenta niyang ina. O hindi nga ba't sa mga sinasabi at inaasta mo ay parang ganun ka na rin? Using na isang bahagi ng pagkataon niya at totoong nasasaktan siya kung hindi ko pala dinadala ang iyong tagapagmana. Okay lang na manigas na ako ganun. Ganyan pa man ay buwelda niya kay Connor. Nasasaktan man siya sa mga sinasabi nito. Hindi niya yun ipinahalata.
Luke, kung gaano ka ka-irrational, Rowena. Naiinis lang ako dahil obvious na kaya mo lang ako inaalala ay dahil sa anak mong dinadala ko. Sabi ng isip niya habang nakatitig dito na nakatayo sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung bakit may bahagi ng puso niya ang gustong umiyak. Nasanay siyang pinapamper nito as a young friend. Pero ngayon, mukha nakatutok na lamang ang pansin nito sa kanilang magiging anak. Naalala ni Rowena tuwing pupunta ito sa malayong lugar o mag-a-abroad ay tinatanong nito kung anong gusto niyang pasalubong. At hindi ito uuwi nang hindi yun dala. Napagod na kaya ito sa pagtingin sa kanya o nagsawa na ito sa mga tantrums niya. Hindi rin niya naikubli ang damdamin sa harap nito. Namalaya na lamang niya nag-uunahan ang mga luha sa kanyang pisngi. Agad yung pinahid ng likod ng palad niya. Rowena, something wrong? Bigla ay nag-aalala ang tanong nito. Something wrong ka pa dyan? Hindi mo ba nararamdaman na nasasaktan ako for making me feel na parang lang akong walking incubator? Humakbang ito palapit sa kanya at muling naupo sa gilid ng kama. Sinabi sa akin ni doktora na ang pinakamahirap na panahon ng pagbubuntis ay ang first trimester dahil dyan mo mararamdaman ang mga pregnancy syndromes. Would you let me comfort you a little? I don't want your kind of comfort. Matabang na tanggi ni Rowena. Let's stop this nonsense, Rowena. If I have to beg you para lang kumain ka, please. At hindi na rin kita pipiliting mamili ng mga gamit mo at ng bata. Marami pa namang araw. Siguro naman bago lumaki ang tiyan mo eh, magbabagong isip mo. At humakbang na ito papunta sa pinto. Parang hirap na hirap itong buhati ng mga paa. Bago nito isara ang pinto ay muli siya nitong nilingon. Ang pagkain baka lumamig. At ipinilid na nito ang pinto. Napakagatlabi si Rowena at sa kanya nilingon ang service cart na puno ng pagkain. Umuusok pa ang sabaw at nagpapawis ang crystal pitcher na may lamang fresh pineapple juice. Tila nag-iimbita rin ang salad sa nakakaakit na iba't ibang kulay ng fresh fruits na inalahok doon. Nakarandam siya ng pagkaalboroto ng kanyang tiyan. Wala naman talaga siyang balak mag-hunger strike. Gusto lang niya parusahan si Connor. Pero alam niyang hindi niya dapat idamay ang kanyang dinadala sa sinapupunan. Si Connor ho, Aling Hulya? Tanong ni Rowena sa matanda nang bumaba siya, dala ang tray na halos na sa idan laman. Nasa library. Kaakyat ko lang sa kanya ng kape. Kapag tinanong kayo, sabihin niyong kaunti lang nagalaw ko sa pagkain, ha? Ho? Eh bakit ho? Takang tanong nito. Huwag niyo na hong itanong. Saka pwede ho ba? Pakibili niyo ako ng malalaking santol. Yung imported ho, pero huwag niyo rin sasabihin kay Connor. Inabot niya rito ang 200 pisong papel. Sa inyo na ho ang sukli, basta itago niyo lang kay Connor at huwag niyong babanggitin sa kanya. Ho, nagtataka pa rin na patango na lamang ito. Hindi na siya lumabas ng guest room hanggang kinabukasan at gaya ng pangako ni Connor, hindi na rin siya nito inistorbo. Mas mabuti na tong ganito dahil kapag nakikita kami, para kami mga tigre sa loob na isang kulungan. Matalim ang tingin sa isa't isa. Konting kibot ay nag-aangilan. Tutink na ang batang dinadala niya ay nagtagpong sperm cell nito at egg cell niya. Tanghali na naman siyang nagising at nakapagtatakang ang unang hinanap ng kanyang mga mata sa loob ng kabahayan ay si Connor. Lumuwas na siya pero babalik daw siya sa makalawa, sabi ni Aling Hulya nang tanungin niya ito. Ipinagbilin ka niya sa aming mag-asawa. Sabihin mo lang sa amin kung anong gusto at kailangan mo, ha? Kung maglilibot ka raw sa Villa Diamond, isama mo si Kiko para may driver ka. Pwede rin kita samahan kung may gusto kang puntahan. Napaismid siya. If I know, concern lang naman siya dahil sa anak niyang dinadala ko. Ayaw niya may mangyari sa magiging tagapagmana niya. Siyempre, concern na rin siya sa'yo dahil ikaw ang magiging ina ng kanyang anak. Humila siya na isang silya at saka binalata ng santol na natira sa mga ipinabili niya kahapon. Masyado siyang excited sa magiging anak niya. Ikaw ba hindi? Tila nagbara ang kanyang lalamunan ni hindi niya na napagtuunan ng pansin ang nalalapit na pagdating ng kanyang anak dahil sa galit niya kay Connor. Hindi ba dapat inihahanda na niya ang sarili sa pag-welcome sa bagong tauhan sa bahay niya? Para tuloy kinurot ang puso ni Rowena nang may isip ang sanggol sa kanyang sinapupunan, sa kanya din naman ang kanyang tiyan. Aling Hulya, sa tingin niyo ba magiging mabuting ama si Connor? Oo naman, napaka-responsable ni Connor. Biruin mo naman sa edad na 25 na ipagpatuloy niya mag-isang isang malaking kumpanya at napalagupan niya at nabanggit nga niya sa akin na maganda ang mga plano niya para sa bata, para sa magiging anak lang namin. Hindi na talaga ako kasama sa mga plano niya. Masakit sa kanya na isipin pagkatapos na makuha ni Connor ang bata pagkapanganak niya,
pakakawala na siya nito at wala na itong pakialam sa kanya. Dahil in love siya roon sa babaeng taga Mindoro. Dalawang araw pa lamang niya hindi nakikita si Connor ay para na siyang pusang hindi maihi. Mula sa Azotea kung saan abot tanaw ang pier ng Villa Diamond ay panay ang tanaw niya sa pagbabalik nito. Kinontento na lamang niya ang sarili sa pagtingin sa malalaking portrait nito sa loob ng library. Akala ko ba babalik ka ngayon? Gusto na niyang batukan ang sarili dahil sa pabago-bago ng kanyang ugali. Naiinis siya kapag nakikita si Connor, pero kapag hindi naman niya ito nakikita ay para siyang baliw na hinahanap-hanap ito. Dalaban ang pagbubuntis niya ang hindi maintindihan niya ugali. Nagbabad siya sa library dahil doon nag-uukol ng maraming oras si Connor. Napansin niya mahilig ito sa corporate book. Marami rin siya nakitang paperback, particular ang mga detective stories. At nasurpresa siya sa mga VHS tapes nito ng mga pelikulang My Best Friend's Wedding, Titanic, While You Were Sleeping, Romeo and Juliet at iba pang love stories na hindi niya akalaing makikita sa library nito. Romantikong tao pala siya, ngunit parang hindi niya kilala ang romantic side nito. Ang nakita lamang niya ay ang pagiging domineering at pakialamero nito. Bakit ba hindi niya kinilala ang tunay na Connor Ortega? Naalimpungatan si Rowena nang maramdaman niyang para siyang idinuduyan sa hangin. Akala niya bahagi pa rin ng kanyang magandang panaginip. Ngunit nagulat siya ng mukha ni Connor ang mamulatan niya. Connor? Anong? Nadatnang kasi kita na mamaluktot sa couch sa loob ng library kaya pinangko kita. Ibaba mo na nga ako. Hep, huwag kang malikot. Nandito na tayo sa bedroom mo. Itinulak nitong pinto sa pamamagitan ng paa. Malapit na sila sa kama nang magpumigla siya. Agad naman siya nitong ibinaba. Bakit hindi mo na lang ako ginising? Galit niyang tanong habang umatras palayo rito. Malalim ang tulog mo. Ayokong istorbuhin ka. Huwag mo na akong lokohin. Alam ko kung ano iniisip mong gawin. Paano kung hindi ako nagising? Baka, oh my God, hindi na ako papayag na maulit ang nangyari ng gabing yun. Naiiling ito habang natatawa. Calm down, Rowena. You're almost hysterical. Wala naman ako iniisip na ganun. Anong mali ko? Nandito ako sa villa mo. Pwede mong gawin ang anumang gusto mo. And you always get what you want. Para ba lahat ng bagay na kukontrol mo sa palad mo? If I want you in bed, hindi ko kailangang ipilit ang sarili ko. At never ako namilit ng babae, Rowena. Kaya pala nabuang batang dinadala ko. Sigaw sa isip niya. Pero hindi na niya yung sinumbat kay Connor. Hindi alam kung bakit hindi na niya kayang sabihin yun ngayon sa mukha nito. Ganun palang dating ko sa'yo, ang nananamantala. Hindi siya nakapagsalita. Kung nasisiyan ka sa tuwing iniinsulto ako, well, all by means do so. Kaya lang inaalala ko masamang epekto ng pagiging palagi mong galit at emotional sa batang dinadala mo. Sabi ni Connor habang isinisiksik ang dalawang kamay sa magkabilang bulsa ng suot na slacks. Nagbuntong hininga na lamang si Rowena sa halip na sumagot. Palagay ko mas mabuting bihira na tayong magkita. Total, nandito naman sina Aling Kiko at Aling Julia. Dadalangan ko na lang sigurong pagpunta rito. Parang piniga ang puso ni Rowena sa narinig. Kailangan pa niya magbaba ng tingin para hindi nito makita ang panglaw sa kanyang mga mata. Namalay na lamang niya nakalabas na ito ng kwarto at ang paglapat ng pinto ay nagdagdag sa pamimigat ng kanyang damdamin. Napakagatlabi siya ng malingunan ang dalawang basket. Ang isa ay basket ng bulaklak at ang isa ay naglalaman na naglalakihang santol na parati niya ipinabibili kay Aling Julia. Alam na ni Connor ang pinaglilihan niya. Bumaba siya ng oras na ng lunch, ngunit nadisma siya nang malamang hindi na bababa si Connor. Kumain na siya kanina pero konti lang, sabi ni Aling Julia. Mukhang matamlay siya eh. Konti na lang din ang kakainin ko, Aling Julia. Nagkagalit ba kayo? May bago pa ba naman, Aling Julia? Bakit, parati ba? Nananantiyang balik tanong nito. Hindi siya nakasagot. Nahihiya siyang aminin na para silang asot pusa ni Connor. Considering na ang batang dinadala niya ay bunga ng union nilang dalawa. Nasa Azotea siya na makita niya sumakay si Connor sa kotse nito. Naka-shorts at sando lamang ito. Mukhang sa beach lang ang punta niya. Nagmamadali siyang gumayak. Kumuha siya ng swimsuit at nagpahatid kay Mang Kiko sa beach. Inabutan niya nagsiswimming na si Connor. Nagkubli na lang muna siya sa isang nipahat. Hindi nagtagal, nagulat pa siya na makita itong umahon. She almost caught her breath na lumatad ito sa paningin niya in his blue trunks. Bumilis ng husto ang tibok ng puso niya para itong malamodel habang lumalakad sa puting buhangin. Anong sinabi rito ng mga modelong kilala niya? Naudlot ang paglapit niya rito nang lumapit ito sa isang grupo ng mga kababaihang nasa ilalim ng isang beach umbrella table. Nagkakasiyahan ng apat na babae.
Dalawa rito ay nahinuha niyang foreigner dahil sa kulay ng balat at buhok ng mga ito. Hindi niya mabigyan pangalan ang damdaming biglang lumukob sa kanyang pagkatao. Basta ang alam lang ni Rowena, nasasaktan siya. Bigla siyang nanlumo at hindi niya natagalan ang eksenang nakikihalubili ito sa mga babae. Halatang gustong manakaw ng apat na babae ang atensyon nito. May isa pa na halos ikawit na ang braso sa batok ni Connor. Mga flirt, sa tatay pa na magiging anak ko kumekerengking ang mga bruhang ito. Nagmamakto lang pusong bumalik ni Rowena sa villa at nagkulong sa kwarto. Selos ang nararamdaman niya. Selos with a capital S. Damn, bakit ako nagkakaganito? Kinagabihan ay kinatok siya ni Aling Julia. Sinabing to naghihintay niya si Connor para sa kanilang hapunan. Wala sana siyang balak sumabay sa binata pero may naisip siyang sabihin dito kaya bumaba na rin siya. Nagpunta ka raw sa beach kanina. Simula nito nang maupo na siya sa harap ng dining table. Magsiswimming sana ako pero nagbagong isip ko. Mukhang malamig ang tubig. Pagsisinungaling ni Rowena. Babalik na ako sa Manila bukas. Kung may kailangan o ibibilin ka, sabihin mo na para maisama ko si Mang Kiko at pagbalik niya ay dala na niya. Baka kasi matagalan bago ako makabalik dito. Marami kasing trabaho sa Omega. Kung nakakatulong na kita, mas maganda sana. Nagbaba siya ng tingin. Alam niya kung anong ipinapahiwatig nito. Sa isang sulok ng isip niya, binigyan daan niya ang posibilidad na bakit nga ba hindi na lang niya ito tulungan sa pamamahala sa Omega? Total ang ama nito at ang lolo Jaime niya ang nagsimula at nagpalago ng negosyong iyon. Kailangan ko rin magstay sa Mindoro this coming weekend. Mindoro? Pupunta na naman niya ang babaeng iginuguhit niya? Paanong prenatal check-ups ko? Bigla itanong niya rito. Hindi ko naman sinabing hindi na ako pupunta rito. Hindi na nga lang madalas tulad ng dati. How seldom? Natatakot si Rowena sa isasagot nito. Once or twice a month? Ganun kadalang? Tumahimik na si Rowena na makitang itinuon na nito ang pansin sa pagkain. Masarap ang pagkakaluto niyo ng kanduli, Aling Julia. Sayang, aalis ka na pala bukas. Bala ko pa namang magpasama na sa'yo mamili ng mga gamit namin na sanggol. Habang sinasabi niya iyon, ay hindi siya nakatingin kay Connor. Nahihiya siyang aminin sa sarili na parang namamalimos na siya ng pansin at oras nito. Do you mean that, Rowena? Oo naman. Okay, magsi-shopping na muna tayo bago ako bumalik sa Manila. Sa Robinson's Place sa Imus, Cavite sila nagpunta kinabukasan. Kakaunti lang yata ang binili mong maternity dress, kumento ni Connor habang pabalik na sila sa Villa Diamond. Hindi ko naman kailangan na marami. Una, hindi ko na ulit yun maisusuot pagkapanganak ko. And I can still imagine myself wearing maternity dress. Alam mo naman kung gaano ako meticulous pagdating sa damit na isinusuot ko. Kapag lumaki na ang tiyan mo, hindi na magiging komportable ang klase at estilo ng mga damit na isinusuot mo. Iniisip ko na lang na magpasadya ng maternity dress, yung hindi naman ako magmumukhang buteteng may paa. Natawa ito ng mahina, tawang nagpaganda sa mga mata nito. Para ba sa'yo pangiting na ng babae nagdadalang tao? Hindi siya nagkomento. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo, Rowena. Sabi sa akin ni Doktora, natural sa mga first-time mother-to-be ang maging bugnutin at irasyonal. Sabi niya ang pagkabugnot na nararamdaman mo ay sanhinang apprehension mixed with resentment because you're not going to be taught as a young girl anymore at natatakot ka pa sa responsibilidad bilang isang young mother. Hindi ulit siya nagkomento. Mas gusto niya makinig na lang kay Connor. Hindi niya alam kung bakit lately ay parang gandang-ganda siya sa tining nito. Hindi mo ba nare-realize that a miracle is going on inside your body? A human being is forming there and God willing, that being will have a brain, little arms that will reach out to you at mga labing ingiti sa'yo. Hindi ba masarap maging ina? It's a great honor, you know? Tumatago sa puso ni Rowena ang bawat sinasabi nito. Gusto ba siyang konsensyahin nito? O gusto nitong pagbuguhin ang isip niya para kalimutan ang pangarap niyang maging international model? Itinuon niya ang tingin sa labas ng bintana dahil hindi niya gustong makita ni Connor ang mga buti ng luhang kumikislap sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi nga ba dapat ay iyon ang nararamdaman niya? May naisip na akong pangalan para sa kanya, Rowena. Kapag babae, Venus. Kapag lalaki naman, Leonardo. Napatingin si Rowena dito. Bakit Venus at Leonardo? Dahil si Venus ang paborito kong Roman goddess. The goddess of love and beauty. How I wish na totoo siya. I choose Leonardo naman dahil si Leonardo da Vinci ang paborito kong pintor. At gustong-gusto ko ang karakter na Leonardo DiCaprio sa A Penniless Young Man pero may paninindigan. For me, mas magandang Alessandra kapag babae at Michelangelo kapag lalaki, sabi naman ni Rowena. Alessandra,
hango sa pangalan ng isang Italian model, at Michelangelo dahil parang si Miguel Arcangel, isang guardian angel? Hindi ba dapat ay ako maghanda ng pangalan ng bata dahil ako magpapalaki sa kanya? Tanong ni Connor na sumulyap sa kanya. Parang sinibat ang puso ni Rowena sa sinabing iyon ni Connor. Oo nga pala, ikaw nga pala magpapalaki sa kanya. Sabi ni Rowena sa biiwas ng tingin. Napakagatlabi siya. Parang gusto na niyang umatras sa pinagkasunduan nila. Minsan pang pinatunay ni Connor na may isang salita ito. Bihira na nga itong dumalaw sa villa. Ang lapis na nagpapasakit pa sa kanya, mas madalas pa nitong tinatawagan ang mag-asawang Julie at Kiko para kamustahin siya at i-check ang mga pangangailangan niya. Kaya kahit na maraming pwedeng paglibangan sa Villa Diamond ay naging kainip-inip sa kanya ang mga sumunod na araw roon. Minsan muli niya nakita si Tudor sa golf course, ngunit hindi niya ito pinansin, umiwas pa nga siya. Ganon din kay Prince na makita niya itong sakay ng BMW habang nakatayo siya sa Azotea. Hindi niya alam kung bakit biglang nawala ang atraksyon niya sa mga Georgios Bachelors ng Villa Diamond. At kahit na nagkalat pa rin ng mga maladonis na kagupuhan, hindi na siguro niya papansinin. Minsang naisip niyang sumilip sa kwarto ni Connor. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman na makita niya roon ang sketch nito ng babaeng taga Mindoro. She must be somebody special to Connor. Kaya siguro hindi niya ininsist ang kasal na inaalok niya sa akin ay dahil ang babaeng itong gusto niya pakasalan. Seryoso ka ba sinasabi mo, Connor? I'm serious, Nelia. Magkakaroon ng kapalit ang anak mo. Papayag bang ina ng bata? Napabuntong hininga siya nang maalala si Rowena at ang pangarap nito. Sa ngayon ay mas importante sa kanya ang katuparan na matagal na niyang pangarap. Nagkasundo na kami kukunin kong anak ko pagkatapos niyang manganak. Ipagkakatiwala mo sa akin ang anak mo, Connor? Dahil alam ko magiging mabuti kang ina, Nelia. Connor, kinuha niyang kwintas mula sa kahita at isinuot sa dalaga. Marry me, Nelia. Kapag pinakasalan mo ko, magkakaroon na nakapalit sa buhay mo si Marvin, pati nang nawala mong anak, and your life would have a new meaning. Aaminin ko sa'yo, Connor. Wala sigurong babaeng hindi ma-attract sa'yo. Sa katunayan, naiinggit ang mga dalaga rito kapag nakikita kanilang bumibisita sa akin. Pero hindi ba parang alangan ako sa'yo? Ang ibig kong sabihin, bakit ako? Tinatanong pa ba yun? You're beautiful, Nelia, and I like you. May pait na ngumiti ito. Parang mahirap magsabi ng hindi sa isang katulad mo, Connor. Pero pag-iisipan ko muna. Si Rowena Aling Julia? Nasa kwarto niya, Sir Connor. Inakyat niya ang dalaga sa silid nito. Akma siyang kakatok na mapansin niyang hindi nakalak ang seradura ng pinto. Kaya dahan-dahan niya itong itinulak. Nagtaka pa siya nang hindi ito makita sa loob. Baka nasa Azotea? Ngunit wala rin ito roon. Naisip niya magdaan na muna sa kwarto niya at nagulat siya na makita nakahiga sa kanyang king size bed ang pinakamagandang buntis na nakita niya. Himbing na himbing si Rowena, may nadama siyang awa rito. Nagkamali ba siya sa sobrang pangangalaga rito nang ibili nito sa kanya ni Senyor Jaime kaya ito nagre-rebelde? At dapat ba niyang ituring na sinira niyang buhay nito nang dahil sa kanyang kapangahasan? Dahan-dahan siya lumapit dito, naupo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan nito. Kahit na bahagya ito nakatagilid ay halata na ang maumbok na tiyan nito sa suot nitong cotton blouse at cycling shorts. May nadama siyang pitlag sa puso ng maisip na isang Ortega ang nasa sinapupunan ni Rowena. At natitiyak niyang maganda ang magiging anak niya dahil maganda ang ina nito. Mawawala si Rowena sa buhay niya, ngunit magkakaroon ng kapalit. Malaking bahagi ng puso niya ang nalulungkot. Gusto sana niya ang babaeng minamahal niya ang kanyang pakakasalan. Matagal niyang pinagmasdan ang magandang mukha nito. Beautiful face, silky delicate skin, kissable lips. Ang tanging konsolasyon na lamang niya ay ang naging ama ng dinadala na Rowena at hindi si Bernard. Natukso siyang hangka nito. Unti-unti nang bumababa ang kanyang mukha sa pisngi nito na bigla itong magising at mapabalikwas. Dahilan para sa mga labi nitong lumapat ang kanyang bibig. Saglit na na-freeze si Rowena, saka siya muling nahiga dahil ang buong akala niya ay itutuloy ni Connor ang paghalik sa kanya. Ngunit sa halip ay mabilis itong lumayo at parang napapahiyang umahon mula sa kama. Pasensya ka na kung dito ako nakatulog kasi... No, it's okay. Inawat siya nito sa akma niyang pagbangon sa pamamagitan ng pagpipigil nito sa balikat niya. Kamusta ang pagbubuntis mo? Okay lang. Alanganin siyang humiti habang nakatingala sa mukha nito at sinusuklay ang buhok sa pamamagitan ng mga daliri. Kaya lang, medyo nabubora ko rito. Gusto mo bang bumalik sa Manila at doon na hintayin ang panganganak mo? Hindi ko naman sinasabing gusto kong umalis dito sa Villa Diamond. Hindi ba sabi mo, mas mabuti nandito muna ako para makaiwas ako sa chismis? Isa pa, mas ideal ang environment dito para sa kalagayan ko.
Pero kung gusto mo nang umalis dito, hindi na kita pipigilan. Kung saan ka mas masaya, ikaw na magdesisyon. Natigilan si Rowena. Pakiramdam niya ay para siyang kabayong tinatanggalan nito ng renda para tuluyan na makatakbo palayo sa kwadra nito. Ngunit bakit hindi siya masaya? Ikaw ang nakakaalam na mas makakabuti sa akin. Kaya dito na lang ako. Ang ibig ko lang namang sabihin medyo nabuburda ko rito ay dahil madalas kang wala. Sinaling hulit mang Kiko lang ang lagi ko nakikita. Mas okay sana kung mapapadalas ka rito. Kitang-kita niya ang pagguhit na makahulog ang ngiti sa mga labi nito. What happened to the terrific urge for independence? Tila pati ang mga mata nito ay pilo nakangiti. Sandali siya napipi. Napapahiyang nagbaba siya ng tingin. Ano na nga bang nangyayari sa kanya? Bakit nagbago yata ang ihip ng hangin? May dala nga pala akong pasalubong. Malalaking santol na alam kong gustong gusto mo. Pag-iiba nito sa usapan. Marahil ay upang disamulihin ang pamumulan niya. Thanks, Connor. Pero tapos na yata ako sa stage ng paglilihi. By the way, magtatagal ka ba rito sa Villa Diamond? Hindi siguro. Babalik din ako sa Manila bukas. Magpapalipas lang ako ng gabi rito. Tinawagan kasi ako ni Adam Belmonte. Birthday niya ngayon at may kaunting gimmick mamayang gabi. He's a good friend. May villa rin siya rito. Ganon? Kaya lang nagpunta ron si Connor ay para umatan ng birthday bash na isang kaibigan nito. Hindi dahil gusto niya ako makita o tiyakin kung okay ako. Sa asutay ay pinasilbi ni Connor ang kanilang lunch. Masarap ang inilutong tanghalian ni Aling Julia. Ngunit wala sa pagkain ang pansin ni Rowena. Panakaw niyang tinitingnan ng binata. Binasag niya ang katahimikan nang mapansin niyang ni hindi siya pinapansin ito. Kailangan ko na palang bumalik kay Dr. Ramirez sa Lunes. Ungkat niya. Monday, let me see. Mukhang kailangan ko magpunta sa Sambal sa Monday. Gusto mong papuntahin ko rito si Yaya Ida para may kasama ka sa prenatal check-ups mo? Gustong umurong ng gana ni Rowena sa narinig. Nagiging sensitive yata siya ngayon sa nakikita niyang mga pagbabago kay Connor. Kung dati ay buhos ang pansin ito sa kanya at nakabantay sa bawat gagawin niya, ngayon itahasa naman itong pinapakita nito sa kanya na wala na siya sa mga priorities nito. Ibinuhos na lamang niya sa pagkain ang kanyang sentimiento. Malapit na silang matapos kumain nang maiisip niya itanong ang bagay na gumugulo sa isip niya. Connor, aalisan mo ba ako ng karapatan sa bata? Matagal bago ito nakasagot. Of course not, Rowena. It would be unfair for you. Paano ako makakasigurong maalagaan siya ng mabuti? Malumanay niyang tanong. Para siyang maamon tupang takot na takot lumapit sa natutulog na leon. Paano kung magkulang ka ng oras sa kanya? Hanggang maaari sana ayokong lumaki siya sa yaya. Wala kang dapat ipag-alala sa bagay na yan, Rowena. Lalaki siyang hindi kulang sa pagmamahal ng isang ina. What do you mean? I'll marry someone. Isang babaeng alam kong aalagaan at mamahalin ang anak ko. Habang sinasabi iyon ay titig na titig ito sa kanya. Para siyang sinaksak sa dibdib, sa tapat mismo ng puso. May pakakasalan itong babae na mag-aalaga sa kanilang anak? Sa kanyang anak? Ang isipin pa lamang na aalagaan ng ibang babae ang kanyang anak ay parang gusto nang magpasabog sa dibdib niya. Higit pang masakit ang sinabi ni Connor na magpapakasal ito sa iba. Gagawin lang ba nito iyon para magkaroon ng matatawag na mami ang kanilang anak? Oo, ng babaeng mamahalin at pakakasalan. Bagamat parang binayo, sinipa at tinapakan ng puso ni Rowena, pinilit pa rin niyang huwag magpahalata. With all her poise, nagpatuloy pa rin siya sa pagkain. Paano naman ako makakasigurong mamahalin ng babaeng pakakasalan mong anak ko? Tanong ni Rowena na kunwari ay hindi apektado. Mabuting babae ang pakakasalan ko, Rowena. And she's very fond of children. I'm very certain of that. Pakiramdam niya hindi na siya makaluluan dahil sa sakit na bumara sa kanyang lalamunan. Ngunit sinika pa rin niyang ikubli iyon. Hindi ko alam na ganito ang plano mo, Connor. Do I have to tell you all my plans? Hindi ba't malinaw na sa usapan natin kukunin ko ang bata pagkapanganak mo at ikaw naman ay malaya na sumama kay Bernard at sa grupo ni na Doris Nicolas? Rest assured na lalaki siyang busog sa pagmamahal at atensyon ko. Namin ni Nelia. Nang mga sandaling iyon, parang gustong gusto nang sumabog ng dibdib ni Rowena at ngayon niya gustong magsisi kung bakit pumayag siya sa bargain nila ni Connor. Dahil bukod sa hindi niya kayang isipin na unti-unting mawawala sa kanya si Connor, hindi na rin niya kayang isakripisyo ang kanyang anak para lamang sa sarili niyang pangarap. At ngayon niya nararamdamang siya ang loser sa bargain na ito. Bago pa niya namalayan, naguunahan ng mga luha sa kanyang pisngi. Nang yumuko siya, bumagsak ang mga luhang yun sa plato niya. Rowena, something wrong? Concern na tanong ni Connor. Ibinaba nito ang hawak na kubyerto sa ibabaw ng plato. Sa halip na sumagot, umahon siya mula sa kinauupuan at agad na tumalikod. Kinabos siya nito.
I'm fine. Ayoko nang kumain. Aniya na lumingon dito habang nakataas ang mga palad na sinasabing huwag na siyang sundan. Pagkatapos ay tumakbo na siya papunta sa kwarto niya. Nakasubsob siya sa unan at doon umiyak na umiyak. Nang katukin siya ni Connor, matigas ang pakiusap niya rito na mas gustong mapag-isa. Hindi niya kayang humarap dito ngayong nakabukol sa ilalim ng kanyang mga mata ang sakit ng kalooban niya. Mugtong-mugto ang mata niya. Ayaw niya magmukhang kawawa sa harap nito kapag binawi na niya ang kasunduan kapag sinabi niyang nagbago ng isip niya tungkol sa kasal at tungkol sa bata. How stupid of me, kaya nasasaktan ako ngayon. Ano sa tingin mo, Nelia? Nagkamali ba ako sa sobrang pagmamalasakit kay Rowena? May katwiran ba siyang magrebelde sa akin? Natagpuan na lamang ni Connor ang sariling ikinukwento kay Nelia ang lahat ng tungkol kay Rowena. Gusto niya makarinig ng ibang opinyon. Gusto niyang i-assess ang sarili kung sumobra ba siya sa pagtupad sa ibinilin sa kanya ng yumaong Senior Jaime. Hindi, Connor. Mabuti kang tao. Siguro nga medyo na-spoil siya sa pagmamahal ng lolo niya. At ang tingin niya sa'yo'y kontrabida sa buhay niya dahil kinukontra mong pangarap niya, pati na lalaking gusto niya, at hindi ka na siguro niya naiintindihan kung bakit mo ginagawa yun. Ngumiti siya ng mapait na parang kumislap sa isip niya ang magandang mukha ni Rowena. Maitatanong ako sa'yo, Connor, untag ni Nelia. Magkaharap sila sa isang table sa loob ng isang restaurant sa bayan ng Kalapan. 2 months na silang magkasintahan. Yes. Bakit naging overprotective ka kay Rowena? Hindi niya alam kung bakit parang napakahirap sagutin ng simpleng tanong na yun ni Nelia. Dahil ibinili siya sa akin ang lolo niya. Yun lang ba ang dahilan? Dahil hindi ko na siya tinuring na iba. Sumipsip si Nelia sa juice nito. Sa tingin ni Connor, tila may malalim na iniisip ito. O hindi ito naniniwala sa mga sagot niya? May isa pa akong itatanong sa iyo, Connor. Noong may mangyari sa inyo, anong iniisip mo noon? Ang ibig kong sabihin, bakit mo ginawa yun kay Rowena? What a question. Do I really have to answer that? Sana. Gusto kong sagutin mo yun, Connor, bago tayo magpakasal. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan sa kanya inilapat ang likod sa sandalan na kinauupuan. I don't know, Nelia. Honestly, I don't know. Yan ang tanong na kahit sa sarili ko hindi ko masagot. Hindi na maaawat sa paglaki ang tiyan ni Rowena. Tuwing umaga pinagmamasdan niya ang sarili sa harap ng salamin at habang nalalapit ang panganganak niya, nagtatalong isip at damdamin niya kung itutuloy pa ang una niyang plano na iwan ang anak niya kay Connor at sumama sa modeling agency ni Doris. Lately kasi parang unti-unting nababawasan ang entusiasm niya sa pagmumodelo. At kapag tinitimbang niya ang gusto niya sa buhay, naisip niya ano nga bang nagustuhan niya sa karir na iyon. Siguro nga'y tama si Connor, fascinated lang siya sa mga glamour na hatid noon, na magagandang damit na maisusuot niya at may paparada sa harap ng mga taong mahilig makipag-unahan sa uso. Kung tutuusin, makakapagsuot din naman ako ng mamahaling damit at malilibot ko rin naman ang buong mundo kung gugustuhin ko. With the money and properties na iniwan sa akin ni Lolo, sa kayamanang iyon kahit hindi ako magtrabaho, hindi ako magugutom. Bakit nga ba gigil-nagigil ako maging ramp model? Ngayon ay gusto niyang batukan ng sarili. Muli niyang inimas ang nakaumbok na tiyan. May kakaibang excitement siyang nadarama sa isiping malapit na itong dumating sa buhay niya. At ngayon niya na-realize, mas exciting ang maging mommy kaysa ang maging international model. Upang hindi siya mainip ay pinupunta niya si Yaya Ida sa Villa Diamond. Ito ang kasakasama niya kapag gusto niyang mamasyal at maglibang. Isang hapong nasa isang mall sila para mamili ng iba pang gamit ng bata ay hindi sinasadyang nakasalubong niya si Bernard para ito na malikmata na makita siya. Lalo na nang bumaba ang tingin nito sa malaking tiyan niya. Kaya pala hindi ka na tumawag at hindi mo na sinasagot ang mga tawag ko. Kaya pala hindi ka na nagpakita kay Doris kahit na ilang beses kanyang tinitext. Kaya pala nawalan ka na ng interes sa pagmamodelo. May tinatago ka sa akin. Timbagang na sumbat nito sa kanya. Bernard, apologetic ang anyo at tono ni Rowena. She owe him an explanation. Alam niya yun, dapat man lang ay tinapos niya ng maayos ang relasyon nila. Nawala lang ako sandali, nagpabuntis ka na sa ibang lalaki. Hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Ganito ba karuda na lalaki ipinaglalaban niya noon kay Connor? Akala ko ba sasama ka na natuluyan sa akin? Yun pala, may iba ka na lalaking sinasamahan. Hindi ako nagfa-flirt sa kung sino-sino lalaki. Galit na pangangatawiran niya rito. Si Connor ang ama nito. Kitang-kita niya kung paanong naglatang ang galit sa mukha nito. Ang hayop na yun, kaya pala ginagwardyahan ka. This is goodbye, Bernard. Hindi siguro tayo para sa isa't isa. Shit, hindi ako sanay nang basta-basta na lang tinatalikuran, Rowena. Ako ang tumatalikod. At lalong hindi ako parang batang iiyak na lang pagkatapos maagawan ng candy. Pagkasabi nun, ay galit na tumalikod ito.
Kung ano man ang ibig sabihin ni Bernard, hindi na niya pinag-aabalahan pang bigyan ng pansin. Tara na, Yaya Ida. Isang linggong pagkalipas ng insidente ay dumating si Connor sa Villa Diamond. Tuwang-tuwa ito na makita malaki na ang tiyan ni Rowena. Namili ako ng iba pang gamit niya. Ipinaayos ko na rin ang nursery sa bahay. Sabi nito na puno ng excitement ang mga mata. Ano kaya kung magpa-ultrasound ka? Para malaman natin kung anong kulay ang i-design sa nursery at playroom. Ayoko magpa-ultrasound. Mas maganda kung may suspense. Tutol ni Rowena. Well, kung yan ang desisyon mo. Nagbago na talaga si Connor. Naisip niya, kung dati iginigiit nito ang gusto, ngayon ang napapansin niyang hinahayaan nitong manaigang desisyon niya. Pero hindi siya maligaya sa pagbabagong iyon. Wait, baka may gusto kang bilhin. Heto ang bankbook mo. Inopen kita ng account para kapag kailangan mo ng pera. Nandukuti nito ang bankbook mula sa bulsa ay may nahulog mula roon na isang kahita. Ano yan? Curious na tanong niya habang pinupulot nito ang nahulog na kahita. Sa halip na sumagot ay binuksan nito yung sarap niya at isang napakagandang singsing ang tumambad sa kanyang mga mata. Engagement ring para sa babaeng pakakasalan ko. Nakangiting sabi nito. Babaeng pakakasalan? Siya ba ang tinutukoy ni Connor? Muli ba nitong uukatin ang kasal na inalok nito sa kanya para hindi maging illegitimate ang magiging anak nila? Nangiti ang puso ni Rowena. Yun lang talaga hinihintay niya ang ulitin nito ang marriage proposal nito. And this time, hindi na siya magpapakipot. How do you like it? Maganda ba? Tanong nito sa kanya. Maganda, bagay na bagay sa kamay ko. Kapag naipanganak mo ng bata, maghihintay lang kami ng 1 month. Isasabi na namin ni Nelly ang binyag niya sa wedding namin. Nelia? Pakiramdam ni Rowena ay may sumibat sa puso niya. Napahiya siya. Ang akala pa naman niya ay siya ang tinutukoy ni Connor. But no, protesta na malaking bahagi ng pagkataon niya. Hindi siya makakapayag na kunin ng Nelia na iyon ang kanyang anak. At si Connor? Isinama ni Connor si Nelia sa Maynila para dalhin sa bahay niya at maipamili na rin ang ilang personal na gamit. Pabalik na sila sa kotse niya sa parking lot ng shopping mall nang may maramdaman siyang tao sa likuran niya. Paglingon niya, isang baril ang tumutok sa leeg niya. Ipinapakamusta ka na ni Bernard, Mr. Ortega, sabi ng lalaking may tutok ng baril sa kanya. Tumigil ka na nga dyan, Rowena. Sabi ng makakasama sa bata yung ginagawa mong pag-iyak. Saway ni Yaya Ida sa kanya. Pero patuloy siya sa pag-iyak habang nakasubsob ang mukha sa kama. Bakit hindi mo sabihin kay Connor na nagbago ng isip mo? Na hindi mo na ibibigay sa kanyang anak niyo pagkapanganak mo? Sabihin mo sa kanya na ayaw mo magpakasal siya kay Nelia. Hindi yun, ngayong ka na ngayong dyan. May magagawa pa ho ba ako? Engage na sila ng Nelia na yun. Ayoko namang lumabas na pinagsiksikan ko sarili ko sa kanya. Humihikbing sagot ni Rowena sa kaumahon mula sa pagkakadapa. Siguro nga, ever since kid, sister lang ang tingin niya sa akin. Wala siyang feeling sa akin kahit kaunti. Kaya pala nabuo ang bola niya sa tiyan mo? Sikmat ni Yaya Ida na nakaupo sa gilid ng kama. Baka nagalit lang siya ng gusto sa akin kaya... Ewan ko, pero sa pagkakakilala ko kay Connor, siya ang klase na lalaking nag-iisip muna bago gawin ang isang bagay. At kapag ginawa niya, alam din niya magiging implikasyon na bawat gagawin niya. Anong ibig niyong sabihin, Yaya Ida? Nabuhayan siya ng pag-asa. Ang ibig kong sabihin, bumangon ka riyan. Ayusin mo sarili mo at tawagan mo si Connor. Ano kong sasabihin ko? E di sabihin mo manganganak ka na. Tingnan ko lang kung hindi yun lumipad papunta rito. At pagdating niya rito, pikutin mo nang hindi matuloy ang kasal nila ni Nelia na yun. Natatawang pinahid ni Rowena ang kanyang mga luha. Akmang iaangat na niyang telepono nang tumunog iyon. Ako nang sasagot, malamang si Connor yan. Na mental telepathy ako. Matapos mag-hello ni Yaya Ida ay biglang bumahid ang pagkabigla sa mukha nito at tila nahihintakutang napatingin ito sa kanya. Bakit ho, Yaya Ida? Diyos mio, huwag kang mabibigla, Rowena. Nangangatal na sabi nito habang ibinaba ang telepono. Bakit ho? Nagsimula na rin siyang kabahan. May nangyari kay Connor, nabaril siya. My God! Nanginig ang buong katawan ni Rowena. Para siyang nabingi, naparalisa. Ilang sandali siyang hindi nakakilos. Yaya, si Connor, pupuntahan natin siya. Mabilis ang naging pagkilos ni Rowena. Hindi na niya inintindi ang delikadong kalagayan niya. Patakbo siyang lumabas ng kwarto at binigtas ang hagdan. Rowena, baka mapano ka? Paalala ng humahabol na si Yaya Ida. My God, iligtas niyo po si Connor. Umiiyak niyang sambit. Nasa kalagitnaan pa lamang siya nahagdan nang magkabisala ang kanyang paa at bago pa siya makahawak sa railings, nawala na siya ng panimbang at tuluyang nahulog. Ang malakas na tili ni Yaya Ida ang pumuno sa buong villa.
Nang magmulat siya ng mga mata at makitang nasa ospital siya, naalala niya ang mga nangyari. Si Connor, may masamang nangyari kay Connor. Agad na umago sa mga luha sa magkabila niya, pisngi. Hello, pussycat. Agad siya lumingon sa pinanggalingan ng pamilyar na tinig. Nakatayo si Connor sa pintuan. Si Connor, buhay ito. Nakangiting lumapit ito sa kanya. Nang makalapit ito ay agad niya itong niyakap na mahigpit na yakap. Thank God, buhay ka. Akala ko'y napano ka na. Umiiyak sa tuwa na sabi ni Rowena. Bakit? Sino bang nagsabi sa yung patay na ako? Nabaril ka, hindi ba? Bagya siyang kumawala rito at tinitigan ito. Sayang na lang ang pagiging taekwondo expert ko kung hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. For your information, yung bodyguard ni Bernard ang nabaril ko. Pero sa tuhod lang naman. Si Bernard? Gulat na tanong niya. Oo, ang walang hiyang si Bernard. Sa galit sa akin, gusto akong ipapatay. Nang bigla siyang may maalala. Ang baby natin! Worried na anas niya sabay sapo sa kanyang tiyan. Walang nangyari sa baby natin pero nahulog ako sa hagdan. Aniya bagamat natiyak niyang wala nga masamang nangyari sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan nang makapa niyang maumbok pa rin ang kanyang tiyan. Kinuha nito mga kamay niya at ikinulong iyon sa mga palad nito. You're carrying a tough Leonardo Ortega who is determined to stay in his little world hanggang sa dumating ang panahon dapat na siyang lumabas. Matapang siya gaya ng daddy niya. Leonardo baka mo? Yeah, sabi ni Doktora Ramirez, 7 weeks from now, lalabas ng anak natin. Nakangiting sabi nito habang pinapahid ng hinlalaki nito ang mga buti na luha sa kanyang pisngi. Anak natin? Oo, anak natin. Nakangiting tumango ito. Ikinulong itong mukha niya sa mga palad nito. Pero wag mo nang uulitin ang pagbaba na hagdan na tumatakbo ha. Baka next time hindi na makaligtas ang baby natin. Masyado kasi ako nag-alala nang malaman kong nasangkot ka sa barilan. Kung may nangyaring masama sa'yo, papano ako? All these years, ganun lang ba ako sa'yo, Rowena? Isang taong masasandalan? Seryosong tanong ito habang titig na titig sa kanya. Ako muna sagutin mo, Connor. Nang ibilin ako sa'yo ni Lolo Jaime, tinitingnan mo lang ba ako as a kid sister? Sa buong buhay ko, I always wanted to have a sister or a brother. Nang makita kitang iyak ng iyak sa kwarto mo pagkatapos malibing ng lolo mo, ang tingin ko sa'yo noon ay isang batang nag-iisa na kailangan ng pagmamahal ng iba. But as I see you grew up to be a beautiful woman, nang magdibok at makita kong umaali-aligid ang mga sweaters mo, nagsimula na akong matakot. Takot na mawala ka sa akin. Nakatingala siya sa mukha nito at walang kurap na nakatitig siya rito. She could see the spark in his eyes. Pag-ibig bang tawag sa kislap na yun? Then, naramdaman ko na lang that I'm wanting you, not as a kid sister. Hindi rin ang dalagitang ibinili ng aking mentor, kundi bilang isang babaeng gusto kong mahalin. Napansin mo sigurong nagiging mahigpit at overprotective ako habang nagiging ganap kang dalaga. Yun ay dahil nakikita kong unti-unti ka nang lumalayo sa akin. Naagaw ka ng iba. Natakot ako lalo na sabihin mong mas gusto mong magmodelo kaysa ang tulungan ako sa pagpapatakbo ng Omega. I was so afraid of losing you. Pagkaway ginawaran siya nito na magaan na halik sa mga labi. Napangiti si Rowena. Lahat pala ng paghihigpit, pakikialam at pagiging overprotective nito ay pag-ibig ang dahilan. Pero bakit hindi mo sinasabi sa akin? Bakit hinahayaan mo pang magalit ako sa'yo at ituring kang kontrabida sa buhay ko? Dahil natakot akong baka lalo kang lumayo sa akin. Anong malay ko kung ang tingin mo lang sa akin ay isang guardian o kuya lang? Kaya na magkaroon ako ng pagkakataong pakawala ng feelings ko that night. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Gusto kong iparating sa'yo ang mensahe ng puso ko. Pero sa halip na maramdaman mong gusto kong iparamdam, nagalit ka pa. Gusto kong sisihin ang sarili ko. Lalo na makita kong determinasyon mong lumayo sa akin. Parang musika mga naririnig niya mula sa bibig ni Connor. She could hardly believe in the exciting, loving and passionate things he was saying to her. Tinitigan niya ito na tuwid sa mga mata, saka niya ikinulong ang mukha nito sa mga palad niya. Sa simula pa lang pala'y nagpapakiramdaman lang pala tayo, naghihintayan. Dahil ang totoo habang nagdadalaga ako, lumalago ang crush ko sa'yo. Kaya lang akala ko'y wala kang emosyon, akala ko mahirap kang abutin. Pakiramdam ko, naglagay ka ng mataas na pader sa pagitan natin at iniisip kong kaya mo lang ako pinagmamalasakitan ay para may hold ka sa share ng pamilya namin sa Omega. Totoo ba yan? Kaya pala sinagot mo si Bernard, sumbat nito. Natawa siya. Hindi ko alam nagsiselos ka na noon. Sinagot ko siya dahil kailangan ko na isang lalaking maaabot ko, yung makikinig sa mga ambisyon ko, sa laman ng isip ko. But later on, na-realize kong kinailangan ko lang siya para may mapaglibangan ako na kinikimkim kong feelings para sa'yo, Connor.
Oh my pussy cat. Kinabig siya nito at niyakap ng mahigpit. Pagkatapos ay binigyan nito sa kanya ang pinakamababa at pinakamatamis na halik nito. Pagkatapos ay binigyan nito sa kanya ang pinakamahaba at pinakamatamis na halik nito. I love you, Rowena. Hindi mo man lang ba maramdaman yun when I made love to you that night? Anas nito habang yakap pa rin siya. Magsisinungaling ako kung sasabihin kung hindi ko maramdaman yun. You know what? Pagkatapos ang namagitan sa atin, akala ko titibagin mo ng wallet na ilagay mo sa pagitan natin. Pero wala kang sinabi. Nagsorry ka pa nga na parang nagsisisi ka sa nangyari sa atin. Uupa pa ba ako na detective para ipahanap ka at ibalik sa buhay ko kung nagsisisi ako sa ginawa ko? Tanong nito. I even offered you marriage, hindi ba? Pero tinanggihan mo. Sa sobrang sakit na naramdaman ko, nakita ko nalang sarili ko sa sitio Miranda. Kinanelia. Nagpakipot lang ako ng kaunti, hinintay kong pilitin mo ko. Pero sa halip sa ibang babae mo. Bigla niyang naalala tungkol kay Nelia. Kakasal ka na kay Nelia, hindi ba? Siya na rin ang kusang umuro dahil naramdaman daw niyang ikaw ang iniibig ko. Sabi niya, mag-isip daw muna ako mabuti. Naramdaman kasi niyang awa lang ang nararamdaman ko sa kanya. Dahil sa guilt, gusto ko siyang makitang maligaya. Kaya nasabihin mong hindi ka pa handang maging ina dahil sa mga pangarap mo, naisip kong siya ang pwedeng maging ina ng anak natin. Nang malaman nga namin sinugod ka rito sa ospital kanina, sumama siya. Na makita niyang alalang-alala ko sa'yo, siya na ang nagkusang kalimutan na namin kung ano man ang gusto naming buuin. Dahil pareho lang naming dadayain ang mga sarili namin. Mahal pa rin daw niya ang namatay niyang boyfriend. Nang sabihin kong I was thinking of having an abortion, gusto lang kitang pasakitan at tiriyahin noon. But God knows, hindi ko kayang gawin yon. Gusto ko mang matupad ang pangarap kong maging ramp model. Hindi ko naman kayang isakripisyo ang sarili kong anak. Really? Malapat ang pagkakangiti ni Connor. Saka nito inilapit ang tainga sa tiyan niya. At narinig kong sabi na anak natin, tayo raw ang dapat magpakasal. Pagkuway sabi nito. Kinabig niya ito at humingi siya ng isa pang mahabang halik. I love you, Connor. Anas ni Rowena nang magkahiwalay ang kanilang mga labi. I was so afraid of losing you. Iyak ako ng iyak na sabihin mong ikakasal na kayo ni Nelia. Kahit itanong mo pa kay Yaya Ida. At muli niyang ikinawit ang mga kamay sa leg nito. Teka, baka maipit si Leonardo. Bahagya itong lumayo sa kanya. Si Michael Angelo, pagtatama ni Rowena. Si Leonardo, nakangiting giit nito. Si Michael Angelo sabi eh. Ako masusunod, si Leonardo. Si Michael Angelo. Hindi nagpapatalong sabi ni Rowena. O sige na, para walang away. Si Leonardo Michael Angelo na. Natatawang sabi ni Connor at muli siyang hinalikan sa mga labi. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay naibigan niyo ang kwentong pag-ibig na Rowena at Connor. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli po tayo magkita-kita sa susunod pa nating istorya.